Rangkahan. Luzon, Visayas, Mindanao. Probinsya Taklan na Banwat, Kalibo, Kabilugan nga Western Visayas maayad-ayad nga agahon. Nagapagayagon na programang prangkahan. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Pizza 8 sabugan ita Hunyo dagong 2020. Raya ro ikaywang Lunes para sabugan ita Hunyo dagong 2020. Agraya umando unang adlaw sa bilog nga sang Domingo nga hitso diretso naton nga pagpanerbisyo publiko. Thanks God. It's a Monday morning. Salubongin ang umagang may ngiti sa ating mga labi. Ag sa permi naton nga ginabanggit mga kasimanwa, nga rotawo nga nagabugtaw ita timprano para magkayod, ay timprano man nga ginatawan ita grasya ko aton nga mahal nga Ginoo. Ngani hay, ano paro inyong ginahugat? Abi, bangon yun! Gising! Rangkahan! Sa aton nga mga senior citizen ha, sa mga lolo ag sa mga lola, nga uwagid nagabugaw, timprano pa nga nagabangon, timprano pa nga nagabugtaw, para ngani nga magkuti-kuti, maghugag-hugag ha, bilang exercise, ag siyempre magbukas ko anda karang nga mga radio monitor, para ngani nga mamati sa programa karani idol. Ngani good morning gid sa aton karang mga senior citizen ha. Ayro senior citizen party list ay ginapaitro kinamatarong no ita mga senior citizen. Nga abi pasugti sandaron nga magguwa agud maka to trabaho maka pangita no. Suno sa senior citizen a party list nga si Congressman Francisco Datol Jr. anang ginaapila sa IATF o kon Interagency Task Force. Apisar man ang nagapabilin do problema agropagag agka delikaduhan ko pandemic nga raya sa aton nga pungsod Pilipinas ay nagaapilar nga pasugtan it aton karang nga gobyerno ro mga senior citizen nga makaguwa it anda karang nga bagay para nga magtrabaho, para nga makapangita, para nga makahugag-hugag man. Rayang hinyo ay pinaagi sa House Resolution number 931 nga ginapangayo ni Congressman Datol sa Interagency Task Force versus sa COVID-19 no, nga pasugtan do mga senior citizen nga uwa man ita kun ano nga ginatawag nga underlying medical condition nga makaguwa it anda karang bagay ukon magtrabaho ag makakuti-kuti. Ay bukon man kuno itatanan niya mga senior citizen, ay mahina, maguya, mahina rong resistensya, uwa man mana ita mga senior citizen, bukon man mana tanan, rumay sakit sa tagipusoon, diabetes, or immunity compromise. Suno kara kay Datol mga kasimanwa. So mga mabubas kog mana, ay hindi yun kinahangan nga ipaidagom sa quarantine level para mapasiguro ro anda karang kagawasan nga na hitutan awunta. Kondo raya nga ranghinyo ni Congressman na Francisco Datol ita senior citizen na party list ay matauan ita haiga o konhugada
kung Interagency Task Force mga kasimanwa o kung IATF mga kababayan. Standby ka mo ha sa detalye kurayang daywaruman ka mga nagpositibo. Iya sa Western Visayas ay sambilog kararo sa Iloilo ag sambilog mando sa probinsya Taklan iya sa may Banwat Leso ag sangka returning OFW ha rong nagpositibo nga mga kasimanwa ag ruraya nga nagpositibo ay raya bagaro mga OFW nga ging pauli ging butang una sa aton nga quarantine facility sa may Marzon. Ay bangon nga nagka-problema, nagka-rimalaso ka to system it Western Visayas Medical Center ro anda karang testing machine nagka-problema ay uwa ka to makapag-uwa gagi ay uwa man it may ha-proseso nga ipaidagom sa laboratory test para may laboratory result. Ay kundi tapos yun doon nga 14 days quarantine. Matsa ruibangan ka to, pakatapos, ay pinauli. Ay okay yun man mana ka mo. Inalang anay mana ka mo sa inyo. Magpadayon ag ipaidagom ro inyong kaugalingon sa home strict quarantine. Ay ulihit na naguwa. Saratong pinauli nga kunoy sigurado yun nga may nagpositive. Ay paano ay kaibahan na taraan ng pamilya? Kaibahan at abisan gayhapon naga banggi anay no naga sagi anay sanda sa sugod ita panimagay hay paalin tara. So we will try karon nga makontak si Dr. Cornelio Bongquachon ay dayangan nero akong ginahambay nga kuno kondo ipakita nimo nga dokumento hay nakaagi kagun ita RT-PCR test hay okay yun hindi kagun pagpaidagom sa repeat test ikaw hay pauli yun kung manami man manaro pag check rito ko estado ko imo karangabagay ag sarang ka nga mabutang sa sangka kwarto nga uwat kaibahan para ngani sa ginatawag nga strict home quarantine ay paano ngani kung may nagpositibo o haragon dupang utana naton sinabat ay may tagaleso nga nga nagpositive aga na-expose kita ha ro anak nga pamilya ay kaibahan mag-ihapon kaibahan magkaon kaibahan sa sugod bagay ay thinking tapos yun do 14 days quarantine ay harun tagumwa ro resulta ang nagpositive ana imaw mga kasimanwa soro nasambit karang persona ay ibalik ko man sa facility quarantine ha. Aga kon makitaan ita anuman nga mga sintoma ay posible ron nga i-admit imaw sa aton karang COVID hospital sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital mga kasimanwa. So aton da nga pag-aistoryahan ha sa kabilugan it aton karang pagpakalagad mga kasimanwa. Bilat arong patay nga dumugang kahapon no iya sa Pilipinas. Imaurondo kadahilanan mga kasimanwa nga rupatay ay umabot yun sa 1,003. Ay sa akon nga paghitoon base sa ging pagawa nga datos si Yamrong namatay kahapon. 9 aro namatay sa COVID-19 related death. Kaya nahimo nga 1,003. Rong numero ita namatay mga kasimanwa. Agrong kaso, ay madali lang man mag 22,000. Amaan. Ay 21,895 yun. Rong tinamaan ita pandemya iya sa pungsod Pilipinas. Ay base sa Department of Health, may 555. Ro bagong kaso nga naipaguwa kahapon ha daya ro bag-o 555 ro dumugang sa listahan kaya ngani naging 21,895 oh ay hara sobra pa daywang gatos lang ag may 22,000 no
Sarayang 555 378 kararong press case samtang 177 rong late case mga kasimanwa. Aghadugangan mataro mga recoveries ita 86 tanan ka mga pasyente mga kababayan. Suro yun dong pinaka latest update naton ha. Aga standby ka mo sa aton nga discussion iya sa Western Visayas. Discussion naton, concern naton iya sa probinsya Taklan. Sarayang bagong estilo nga dapat bayang paulion or hindi o una lat agid ipaidagom sa 14 days quarantine ro mga returning OFW nga ra or sa mga LCC ro rayang mga balik akyan rayang mga local stranded individual mga kasimanwa hindi pag-ibutang sa home quarantine ay napakadelikado agbasi mag-abo paro aton karanga problema mga kasimanwa. Chidel Rentillo, komentaristang walang sinasando. Hararo dugang nga mga balita ha, mga balita lokal mga kababayan. Ro pagguwa bagait mga fake Facebook account. Mga piki ha. Nga mga Facebook account ging kaalarma. Agro mga Facebook user nag-apila lagi, nagpaandam. Naghimo lagi sandait anda karang mga post no. Nga nagahambal nga indi basta-basta magbaton it mga print request. Agaraya ko no hay gina pa disregard kung sa tanaw hay daywa-daywa o kung nagadugubli ro ana karanga Facebook account mga kasimanwa. So ano ro aton karanga pagahimuon sa mga eksperto. Ako bukon man ita masyadong eksperto pero inyo anay kuno nga tanawon. Please check the wall or friends list kuro yun nga naga friend request. Kung raya nga rang nag-request man nga si Juan de la Cruz nga kilala mo hayroana nga mga friend hay friend mo man o kung kilala mo ay kung duraya nga rang nga mga nag-friend request kimo nga kuno si Juan de la Cruz agwa pa ita friend sa anak ka rang friends list agbagong obra hay pakilagang fake account. Ag kung may kontak sa rayang tao nga unang Facebook ay i-message mo imaw. Ikaw ba gara, nag-request ka, may bago ka ba yung account? Para masairan ba yung mga kasimanwa? So, tanawon mo man doon na karang friends list. If more friend, ag sino-sino raya, ay bangod nga ni nga kabo-abo nga mga hacker makaroon nga ginagamit through aton niya mga account. May unang mga musta, may magbinastos, may mangmugay, gamiton sa krimen, may mga musta, mautang dayon, agko nano-nano pa nga mga transaksyon nga magamit ro inyo kara nga mga Facebook account. Ngani, be aware, magdahan kita, aga pakicheck ro inyo kara nga mga account, ay base inahakon, or base nagdugubligon, ag ginagamit ko mga loko-loko, agrayang mga hacker sa kalukuhan ha, o kung ginagamit mga kasimanwa sa krimen, ay napakadelikado ron. Ay may aton niya mga katapo ita kapulisan nga nabilong sa anti-cybercrime division, agbasi ba yung mga nangan ay sudlon kasing bagay, dakpon ka mga kasimanwa, nga uwa ka makasayod kung ano ing saga. Ag magguwa sa aton karanga PNP Cybercrime Division, may aton man nga taga NBI or National Bureau of Investigation, may aton man nga taga CIDG nga posibleng maaresto kimo nga uwa kat imo makasayod nga ikaw ay arestohon sa imo nga saga nga uwa ka matasayran ag pusasan ag kasuhan. Suro yun makaroon do mga naguwa nga mga pagpaandam. Siguro nakita nyo man sa inyo nga mga friend sa Facebook nga nagapost na it pagpaandam.
nga nagahambay nga hindi basta-basta magbaton i-disregard ang pangutan-on anay ro tag-ana ita account nga to kon imura bag-ura ay naga-friend request ka nga friend yun kita so di karon ka magduda ang kamo nga mga Facebook user dapat nga maging vigilante kamo ay base ginagamit yun sa kulukuhan aro inyo karang Facebook account mga kasimanwa kaparehas ko akon pwede akong maghambay makaron nga gusto kong magpaandam nga sambilog malang ro akon nga ginagamit ha although may akon nga mga previous account pero sambilog lang ro ginagamit na akon makaron ah sayod yun dun ko akon nga mga friend kung ano ro profile pic na akon karon no ro yun nga matsa naga body gym ako nga may black ako nga sando mga kasimanwa so ro yun yat arang ginagamit so aside from that pag-click ninyo ko akong pangagan nga abo mataro nagagawa ito yun itag mga dati patanakon nga uwagot ang ginagamita mga kasimanwa nga ni ako mismo nagapaandam sa akon niya mga kakilaga mga amigo, mga friends sa Facebook nga hindi kamo basta-basta nga mag-accept kung halimbawa mag-friend request pamanakin niyo si Idol ay bihira agad ang mag-friend request kagabanan ang ginabato na akon niya mga friends sandat aron nagapang friend request ay ginatanaw ko pataro anda karon niya profile kung taga si Inda ag sin oro anang mga friend kung baga kakilaga ko man nga dapat ko bayang i-accept nga magiging friend imaw sa Facebook mga kasimanwa so dahan kamo ha ay bangod nga ni nga may una un nga mayor nga nagpost man itpagpaandam may una nga taga social welfare nga nagpost itpaandam ag iba pa nga mga tawo bukon niyang itsa privado kundi sa gobyerno pati politiko makaroon nagapaandam ah nagataog agit abiso nga hindi kamo basta-basta mag-accept kung mga friend request ang ginagamit ro amon karang pangagan. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Samtang sa pihak nga bahin, Aklan Governor Florencio T. Miraflores, may tatlogon ka mga ging paguwa nga EO sa makaron nga bugan ita Hunyo ha? Umpisa pagsugod ita Hunyo 1. Ayan. May tatlo yun. Hamat na hambag nato niya tatlo. Ay ro kauna-unahan, Executive Order number 27. So, ginapasugtan ka to ha. Rotanan yun yung mga age level. Mga minor. Ginapasugtan yun. Bisan abdos. Bisan senior citizen. Ginapasugtan yun nga magguwa sa anda ka nga panimagay kunbaga nakalaya na sa ginatawag naton nga community quarantine bisan pa nga sa pagsugod itabugat Hunyo ay una kita sa modified community quarantine ayo galing binag-uguman ita IATF ro-rolling nga ginabawagan nyo man dayang mga 21 below ag 60 above. So nag-obra guman ita panibagong EO si Aklan Governor Joven Miraflores EO number 27-A nga nag-amendar di kato sa section ag paragraph nga nagapasugot ang mga kasimanwa ay ging bawi na to ag hindi yun pag pasugtan but granting nga essential haro pamanaw ita mga magugang agkama naman kurayang mga 21 age mga kasimanwa, no? Kamana abi, gabakat buong. Emergency rusugo. Gaagto sa eskwelahan. Ay may una matang nagapanarabaho kara. So ipakita yung proof of employment. Akurayang mga edad 21 panaba mga kasimanwa. So may king pag-uwa uman nga another executive order number 27 man gihapon. Das B. Raya ay may kahilabtanan man gihapon sa guidelines for modified general community quarantine guidelines for 21 below and 60 above ro section 1 paragraph 10 under general provision of EO number 27 shall be further amended agro ginapasugtan niya mga establishment nga maghimo ko anda karang mga aktibidad under category 1 to 3 as per DTI guidelines
except sa buyangan. So iya dikara sa bagong EO, sa EO number 27-B. Gina-site rikara nga hindi tapagpasugtan do pagbukas it mga buyangan ag hindi tapagpasugtan dong buyang mga kasimanwa. So raya undong sabat sa naguwa nga to nga manahay bao ah, mga kasabong, mga kakakers, mga kasikad, mga kapuwok, mga kahamus, mga kabisyo, mga kapamilya, mga kasimanwa, mga kapuso, nga basi mana makabuyangon kita kara. Ayara, ginahambal sa bagong iong ara ni Governor Joven nga still not allowed rong cockfighting mga kasimanwa. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Ay umpisa abi ko June 1st hasta kahapon June 7 ay naging isyo rubuyangan nga mga kasimanwa. So ipresentar ko kinyo rin hindo na ha sa kabilugan ni aton karang pagpangalagad mga kababayan. Agbalikan tamandong Executive Order number 27-A. Paragraph 5 o ba EO number 27. Ayro paragraph 5 haging amendarman. Daya dahay may kaangtanan sa limited face to face or in person classes may be conducted in higher education. Ana matarat mga nasa kolehiyo baga. Ah, mga kababayan, mga college student, ah. Ayro mga college student, mga nasa kolehiyo, ay may edad yun aron may buot. Nakaubot yun, ah. Bukod at kaparehasun ko rung mga elementary, nga uwa patat buot. Rung mga nasa junior at senior high, no? Uwa patat mga buot, mga kasimanwa. Nga may una patakarong dagyang, may una patakarong hampang, may una patakarong kalipatan, mga kasimanwa. Soro ginatawag naton nga limited face-to-face or in-person classes sa higher education sa level it CHED o kon Commission on Higher Education ay ginapasugtan provided nga ro other student gathering or mass gathering of student shall continue to be prohibited. May akon niya nga gusto nga pag-agtunan, ag pag-diskasyonan. Ay siyempre may mga nag-moving up makaroon sa junior to senior high, no? May halin mata sa senior high, nagtapos ita grade 12, nga uwa man yanit makasakat in tablado, ay uwa man yanit graduation ka to. Gingbawag rugadiring mga kasimanwa, pero mga nakabayad, ag nakapreparar yun, hay daya makaroon do akon karang pangutana. Kon ano ro planot mga eskwelahan? Magkaroon pa bagat graduation? Magkaroon pa bagat ceremony? Or iripan yun do binayad? O kon ginastos? Ita estudyante mga kasimanwa. Ayara, abiho ginaistoryahan ta makaroon ay enrollment. O anay ginaistoryahi ro dating na postponed? Or uwa madayon nga graduation? Dapat daya ni roonahon nga resolbahon. Kung uwat graduation, i-consider lang nga nakagraduate, i-preparar do mga credential, kama na transcript of record, certificate nga ikaw ay nag-moving up o kung ikaw ay nag-graduate, card, good moral character, ag iba pa nga kinahanganon halimbawa ita grade 12, nga mag-enter into a higher education. Ah, parang ani nga magasugod yun imaw sa kolehiyo. Ay naano ay huwa tagi na istoryahe. Bukot at kaparehas ko ibang eskwelahan nga so sa Maria Kagusip sa kahugod ag-updated asanda mga kasimanwa. Ag well-prepared anasanda. May mga eskwelahan man akong wagit agid nakapreparar. Ay kuno bawal. Bawal ha? Aman wagita ideya abi nga magkaroot na skeletal work eye, skeletal force, or mag-teleconference ka mo, ah, magtagawgan ka mo, or mag-video conference ka mo,
kung ano do aton karang obrahon kung nagagawig paru pandemic nga ra. Kaya ano'y paghambag aming lockdown ay rutok man ko ibang mga official sa eskwelahan ay na-lockdown man. Uwagun kapiniino mga kasimanwa. Uwagun abig inahambag ang in-home assignment or office nga tapuso natun daya nga ra. Ay kinahangan dako aton yung mga inunga ay kung gulpit ama ng maduga si COVID niya ra, ay paalin ta. Halimbawa yata ha, gulping maduga ha. Pero importante tabi makadu transcript, certificate, card, good moral. Ang iba pa nga mga credential, no? Especially kung mga nagtagapos nga sa grade 12. Nga uwa man niya ni makasakat intablado, ay nag-lockdown katuging bawal mga kasimanwa. Uwa kato ito ginatawag nga physical activities, no? Ging bawagan do pagtipon-tipon kato. Aging bawagan kato ro mga gathering, especially sa eskwelahan, ang mga kasimanwa nga uwa na it graduation kato, no? So makaroon kong ta, i-consider lang a graduate. Pero binayad, abimana, 3,000 or 4,000, ay kung pila yung katurubayad sa transcript mana o certificate, ay rato yung rubugon kasi hindi man hagamit mana ro sound system, rubayad sa bangko, red carpet, rubayad sa guest speaker, rubayad sa speaker, sa sound system, o rubayad sa pare, o kung ano pa nga mga bayad sa snack ay waman madayon. Suro yun yung ruawason kasi raya ro iisyo kinahanganda ita o nga saan nga pag-enroll ay hindi man mapasiguro sa eskwelahan kung sino mo nagtapos ita senior high hay ina man gihapon imo ma-enroll nga ikuan lang rato i-cop up i-cover sa ana nga mga miscellaneous expenses ang mga kababayan sa ana karang nga enrollment ay okay lang ro mga nasa junior to senior ay inaamat ang mapadayon, ay pwede tang itampuwa to dugang-dugangan lang kung may mga kugang pa imo sa mga miscellaneous payment na pero the point, dapat i-refund. Agad bahala, tasan na magpa-enroll ang magbayad. Hindi nga i-kuan ninyo na to, idugang lang mana natun, hindi lang pag i-refund kinyo. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Aton doon nga pag-aistoryahan hindo na ha, sa kabilugan ni Taton karang pagpangalagad mga kasimanwa ay harara yung mga issues nga ra akonda nga na tipon akonda nga na obserbahan ag akonda nga ging investigahan may pila ka mga eskwelahan nga ro mga inunga, mga ginikanan nagareklamo! Judel Rentillo komentaristang walang sinasando samtang sa pihak nga bahin balikan tamandong isyo sa Sebastian Tique. Raya nga pag-file yun itakaso ha. Kung biktima ha, nga si Pilayo kat sinakit ni Mayor Gasiba Ricoperto ag sinakit ni Kapitan Maria Gerti Kaalim. Judel Rentillo komentaristang walang sinasando. Inaga ha, ro preliminary conference, preliminary investigation sa provincial prosecutor saging file nga kaso ni Kapitana kontra kay Alomar Pilayo, no? So kung matapos yun kung hearing na hinaga, pizza 9 sa hapon, mag-file da yun. It motion to quash rong abogado ni Pilayo, the same time mag-file man ita kaso kontra sa daywa nga naging akusar nga nagsakit ka na, nga si Mayor Gasiba. Ricoperto, agkama naman si Kapitan Kaalim, mga kababayan. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasando. Inaga ha, bagantayan dun. Ay sa Miyerkules ay may malapuyot kita nga mga detalye at development sa kaso ron. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Abi nyo ay hinangay ha. Abi nyo ay hindi makaya itabiktima nga magpangayot hustisya sa natabo ka na. Apesar nga ruan ng kabangga ay mayor, ag ruan ng kabangga ay kapitan, di karon kita nagapati. Ngarong biktima nga nga si Alomar Pilayo, may kaisog nga ipangibabaw rong hustisya kamatuuran nga imaura ay biktima itapagpanakit mga kasimanwa ni Mayor Gasiba Ricoperto. It banwat si Basti Antike. Mabilis! Matapang!
walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! So kung maipail yun man, hinaga, posibleng Miyerkules, maipresentar na tondong complaint affidavit kung ano ro posibleng kaso ang naging file ni Alomar Pilayo. Ako anak karang abogado ay ginaasistihan imo ko anak karang abogado ay bali daywaro anang abogado sambilogon kana si Attorney Jonela. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Agro kapabayaat pulis nga andang binuksan pinasugod ro tawo nga nagkastigo kana ay inaun man sa Provincial Internal Affairs Service or sa PIAS. It antiki police office mga kasimanwa. Inaun man, habuan yun itapanay sayon. Rurayang nga nga biktima, agsinuro mga police at the time. Agropag pa kayo, itasay sintamil ni Major Grande mga kababayan ay sambilog pagidron sa mga ginaplastaran itkiha makaron. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Aga standby man kamo ha sa report ni Kasimanwa nga Jopel Magpusaw. Direkta sa Maya Provincial Hospital ay mat sa may natabo umatang aksidente nga ni kahapon. So kamustahon tarong detalye ha? Rayang aksidente nga ra ita motorista mga kababayan. So standby kamo sa detalye sa report ni Kasimanwa nga Jopel Magpusaw. Ha, sa anakarang hospital report. Ag sa mga balitang pulis ha? Iga plaster mataron ni Kasimanwa nga J.R. Arante. Halin iya sa 1st District at sa 2nd District sa S and West ako aton karanga probinsya Taklan mga issues and follow up pagatutukan mata ni Kasimanwa nga Joel Nadura ha? As speaking of issues and follow up may naguli yun itbugas nga hindi makaon pwede ang matugon o galing hindi makaon ay por dahil nga ni may problema rubugas so may naguli yun diya sa barangay poblasyon taubaga sa ibang mga barangay ha. Kung may una man nga nag-uli, ay panawagan ni Ma'am Lulik at yung paabot nato na kung nagtaliwan nga Sabado, ay ginapabalik agod na mapabayluhan sa taga National Food Authority. Ay pilagamang ha sa mga bugas, linibo gundo hawidro, ita munisipyo, ita kalibo sa aton karanga tagatapan, ita National Food Authority, o galing may una gitang nakahalo, hahaluan kita, ro mga may kwalidad nga bugas, it bulok nga bugas. Mabaho, maitom. Pwedeng matugon pero hindi makaon. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Kanugon, tabi, 25 kilos, tabi. May diyang kunta kung daywa o 3 kilos, Runay. Okay lang. Tugonon mo lang agitao sa manok, no? Or tugonon mo lang agitao sa ayam. Pero problema nga ni Kara kung hindi man magtuka ro manok. Hindi man magkaundo ayam. May bangod nga ni kuan ang hugom. Ako anang kwalidad it bugas mga kasimanwa. Pero ro iba okay mata ay kuno nga ni ani aga halindon niya sa akgan gi pamakait in FA ging galing aging pahaom aghabakay dayon bangod nga ni kurayang rang pandemya aging bakay don ko aton nga munisipyo at kalibo kwarta ron ni Juan de la Cruz nga ni may kinamatarong kamo nga kon mabaho maitom ag indi makaon do inyong bugas. Saraya bagang pinanupod nga rananday Mayor Emerson ang ulihi nga tig 25 kilos, hay magreklamo kamo. Ipaabot nyo kay Kapitan, nga Kapitan, hay ginapabalik na iya sa barangay, aga ilista ang pangagan, ag ibalik rito sa munisipyo, ay anda kunong bayluhan, ita pwedit ang makaon. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! So, standby kamo karon. Ay aton man doon niya pagatutukan sa kabilugan it aton karang pagpangalagan. Aga sa report man ni Kasimanwang Mark C. ha? Ay may another human nga pondo ay ginapausoy sanda parang ani nga i-extend rorayang arang programa ita CASAID ha? Ro Social Amelioration Program o CONSAP rayay kabahin pat ako first wave ha? Uwa patagi na istoryahe kara ro second wave, ro second trans mga kababayan. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Aga, siyempre ro aton man niya pagtalakay it mga nagapanguna ng mga issues lokal. Agro report ita pag-asa ay aton niya pagatuki-tukion ay kabi hasta kainat aga-aga ay nagmiha-miha rong kalibutan. May pagpanugugdog, may pagpangilat,
nga may kaibahang ugan. Kasarangan hasta kabaskog mga kasimanwa. Ang kainangani, nagagawa kita't mga alas 4, hay magayom gita. Magayom gita mga kasimanwa. Abi ko ngani, matugpa imaw, samta nagasikan ako ko ako niya bisiklita, paagtorya sa broadcast center para sa aton karanga programa nga mabalitaan ko kamo ko nanugundo nagakinatabo. Iya sa probinsya Taklan, sa bilog nga pungsod Pilipinas, ag simpre sa mga issues ang follow-up naton nga pagatutukan makaroon nga adlaw. Alas 5:45 gundo aton karang oras sa Banwa. Magabalik ako sa dugang pang mga balita, dugang pang informasyon. Report ni Kasimanwa nga Jopel Magpusaw. Report it pag-asa. Balikan ta. Pagkatapos siya magkara. Balik kita Banwa ha, sa aton karang pag-ililimaw. Ag sa gihapon, padayon kamo nga nagapamati sa programang prangkahan. Prangkahan. Unahon ta anay haro dagagan ita panyempo makaron nga adlaw, no? Adlaw kita nga Lunes, pizza 8 sa bugan ita Hunyo dagong nga 2020 ay importante makaron do. Adagagan ita panyempo, no, kon may mga paganawon kita, no? So ano ba garo nagairal makaron nga weather disturbances, no? Agkama naman do nagairal sa sugod ita tatlong adlaw sa ginatawag naton nga 3 days weather outlook hasta Webes mga kasimanwa. Si Kasimanwang Meno naka-standby gon, ayo naga-signal gon. Oh, i-check naton si Kasimanwang Meno Mendoza sa ana karang report direkta sa DOST Pag-asa Broadcasting Center. Kasimanwang Meno, magandang umaga. Magandang umaga po para naman sa ating ulat panahon ngayong Lunes, sa araw ng Lunes, June 8, 2020. At sa kasalukuyan po, nakakaapekto pa rin ang ating Intertropical Convergence Zone o ITCC dito nga sa Mindanao. Ito yung pagsasalubong po ng hangin na nagmumula dito sa Northern at sa Southern Hemisphere. Ang ITCC po natin, huwag dadala po ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi naman ng Mindanao. Samantala, ang ating ridge ng high pressure area, patuloy pa rin po itong nakakaapekto dito nga po sa Hilagang Luzon. At ang ating namang easterlies o itong mainit na hangin nagmumula sa Dagat Pasipiko, patuloy namang nakakaapekto pa rin dito sa gitnang bahagi po ng ating bansa. At para po sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, at dahil nga po sa epekto pa rin ng ating ridge ng high pressure area dito sa Hilagang Luzon at gaya na rin ang epekto ng ating easterlies, ay magkakaroon po tayo ng maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga panandaliang buhos ng ulan, lalo na po sa dakong hapon o gabi dito nga po sa halos buong Luzon. At ating pinakamataas na temperatura, posible pong maitala dito po sa Tugigaraw ay maglalaro po sa pagitan ng 26 hanggang 37 degrees Celsius. Sa lawag, asahan ang ating temperatura, maglalaro po sa pagitan ng 26 hanggang 33 degrees Celsius. Metro Manila, may kainitan pa rin ang ating temperatura at maglalaro po sa pagitan ng 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, ang ating temperatura, mananatiling medyo may kababaan, maglalaro po sa pagitan ng 17 hanggang 26 degrees Celsius. Tagaytay, 23 hanggang 32 degrees Celsius. Legazpi City, 26 hanggang 34 degrees Celsius, at dito sa Puerto Princesa, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, dumako naman po tayo sa Kabisayaan. Patuloy pa rin magiging maaliwalas ang ating panahon na may posibilidad pa rin ng mga pulupulong pag-ulan at pagkidla at pagkulog, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Ang ating temperatura dito sa Tacloban, maglalaro sa pagitan ng 27 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Cebu City, 26 hanggang 34 degrees Celsius. Samantala, dito naman po sa bahagi ng Mindanao, dito sa Zamboanga Peninsula,
sa Bangsamoro, sa Soksardien at sa Davao del Sur patuloy na makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms. Ito yung dulot po ng ating intertropical convergence zone. Samantala, sa nalaring bahagi ng Mindanao, magiging maaliwalas ng ating panahon na may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorms, lalo na po pagdating ng hapon o gabi. At ang ating temperatura, inaasahan dito po sa Davao City, posibleng may tala sa pagitan po ng 25 hanggang 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Zamboanga, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman po sa ating mga mangisdan, magamit ng maliliit sakyang pandagat sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya't ligtas pa rin sila makakapalaot sa anumang baybayang dagat ng ating bansa. Ang ating karagatan magiging banayad hanggang sa katamtaman po ang pag-alon. At silipin po natin ang magiging lagay ng ating panahon susunod na tatlong araw sa Metro Manila. Patuloy nating maranasan ang mainit at malinsang ang panahon na pagdating po ng bandang tanghali at bandang hapon o gabi ay magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura po, 26 hanggang 35 degrees Celsius. Samantala, sa Baguio City, mararanasan pa rin ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga panandaliang buhos ng ulan na dulot pa rin ng ating mga localized thunderstorms. Ang ating temperatura, 16 hanggang 25 degrees Celsius. At sa Legazpi City, patuloy na mararanasan pa rin ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga punupunong pag-ulan at pagkidlat pagkulog, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Ang ating temperatura, 26 hanggang 34 degrees Celsius. At sa Metro Cebu, susunod na tatlong araw, maaliwalas pa rin panahon na may posibilidad pa rin na mga panandalihang buhos ng ulan na dulot pa rin ng ating mga localized thunderstorms. Ang ating temperatura, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, sa Metro Davao, bukas masahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog na dulot pa rin ng ating intertropical convergence zone. Ang ating temperatura, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Pagdating po ng Wednesday at Thursday, muling bubuti ang ating panahon. Magkakaroon lamang tayo ng mga isolated thunderstorms, lalo na po pagdating ng hapon o gabi. Ang ating temperatura naman, maglalaw po sa pagitan ng 26 hanggang 35 degrees Celsius. At ang ating araw, inaasahan sisikat po mamaya sa ganap na 5:26 ng umaga at muli po itong lulubog sa ganap na 6:24 ng hapon. At para po sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na maglagon sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pagasa, at sa ating mga weather report sa YouTube, DST_Pagasa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po ang latest mula dito sa Broadcasting Center ng Pagasa DST. Muli, isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza. Abogid niya sa yamat ha, kasi manuang niya Meno Mendoza, direkta nga nag-report sa DOST Pag-asa Forecasting Center sa Metro Manila. May high pressure, may Easterlies, ag intertropical converging zone. Doon, matsa halo-halo makaroon, no? O tinuyang bulang lang. Ro nag-airal nga magaing panyempo. Mga kasimanwa, may mainit nga hangin, may mainit ag magamig, ag may ITCC o intertropical converging zone, mga kasimanwa. So tatlo ro nagairal makaron nga magain nga panyempo, ha? Mga moyo ang kita kasi uwa man ita bagyo, no, o kon ano nga mga LPA nga maging dahilan ay bangod ro bugan ita Hunyo suno sa pag-asa. Sambilog hasta daywa ka mga bagyo ro ginaexpektar naton nga magasugod. Happy happy birthday gali kahapon ha kay Auntie Bibi Bantigi Paruhinog una sa Tamalagon, no, akong tiya nag birthday kahapon. Aga hinagaman ay anang mister si Uncle Dulping Paruhinog, no, nag birthday man hinaga June 9. Pasunod kita ro andang birthday karay, no?
aga kahapon man, birthday man ni Tatay Budoy Roberto de la Torre Senior. Ayan. Saan ang ika 83 anyos nga kaadlawan, no? Aga good morning man kay Kasimanoang Lani de la Torre Morer. Ayan. Nga nagatutok man sa aton karang pagpangalagad sa programang Aprangkahan. Aga kay Nanay Inday Gomez Irao Ibaw, no, nga nagamonitor man makaron, aga kay Michael Villanueva Solina, ina sa Leso Aklan, kay Pilar Abraham, kay Margie Gilang, no, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad, kay Skyler Chan sa Singapore, no, kay Ampod Flore Rintillo Tolentino sa Kuala Lumpur, Malaysia, kay classmate Erlina Ligaspi na katutok ko, no, sa Singapore, at kay Dina Baldomero sa Toronto, Canada. At iya sa tugbungan po ako sa pamilya Baldomero, kay Nay Leti, at kay Nay Gloria sa pamilya De La Rosa, ha, nagapaabot kita itapagpanamiyaw. Kay Ampod Noknok Rintillo, nga nagabisita man sa Mabilo kahapon. Ampod, good morning! Kay Kasimanwang Harley Di Tomas. Ayan. Kay Nanay Inday Di Tomas, no? It Harley's Karinderia. Kay Nonoy Guapo-Guapo Maestro Cocinero General Nicolas. It Nilias Iteri. Ayan. Kay classmate Gary Salvador, nga namasyarman sa bagay kahapon, no? Good morning, kay Mari Melbit Salvador, kay Kasimanuang Bunjing Paustino, kay Mr. and Mrs. Titalos, Joel Pilaro, kay Ampod Ali Pilaro, no, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Uncle Junior, kay Auntie Dili Yabot, ha, maayad-ayad gin niya agahon, siyempre sa akon nga maestro, nga hindi gid pwedeng hindi hitamyaw ay base sumunggod, no, si Maestro Sir Edmond Sergilac Israel. Agi naman sa Rilo Store, sa Mayordo Store, ayan, kay Kagawad G. Mayordo, ha, ag sa Rayoner Family, ayan, nga nagamonitor man, no, kay classmate Joyce Socro Rizos, ag kay classmate Romeo Matansador Fernandez, nga nagamatansayon makaron itababoy. Speaking of matansa, good morning kay Paritotong ni Pumusino, iya sa Libtong, no? Ag kay Kagawad Richel Militar. O, i-check na naton si Kasimanwang Jopel Magpusaw. Ano to, may binaril, may binuno, no? May aksidente? I-check naton doon nga detalye, mga Kasimanwang. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Live report! Live report! Prangkahan! Live report! Okay, check na tondo nga detalye mga natipon niya mga balita direkta sa may provincial hospital. Kasimanuang Jopel, pasok! Yes, sir. Good morning, Kasimanuang Jodel. Good morning sa atong karamatag pamatiprangkahan sa Senoy GFM Kilibo. Lunes ng adlaw, alin sa aton karang may area of responsibility ro aton ni Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital may natabo nung pagpamuno ukong stabbing incident sa may barangay Bacau Norte sa Kupit Banuagrad Kalibo. Rambol da kasi manuang Judel rong natabo hasta nga ni naabot sa punto nga may habunan magmayang hood versus mag-ama. Daya rong nabuo natun karang info ay naabutan nato niya sa atun karang provincial hospital gindaga itatun karang Kalibu PNP rong mga imbolbado sa daya karang rambol. Una, naka-istorya na doon rung bantay pasyente. Ay rung natamaan na, kara, rung binuno, rung biktima, ginikilaga kay Kasimanuang Jomari Gonzalez, 25 anyos, ng residente man Bacau Norte, iya sa Banua Karat Kalibo. So, wagi damit ideya kay narana karang bantay rana ng nanay kung ano gid rung natabo. Sa mana, sir, ay morahin na bunan sa namatsan.
agi naka-oxygen nga nila kasi manuan siya nil. Iyan sa mga Medicare ward, daton kailangan nga bagay pabungan. So sa pagwa na doon, ay magitawag kong takita sa Kalibo PNP para mangusisa. Sakto man nga nasubgang na doon, rung mga suspect nga bit-bit ita police, no? Ita doon kailangan nga Kalibo PNP nga ginapamedical. So naka-istorya na doon rung up-at, rung tatlo tanan ka no, ka... A suspect nga bit-bit it police nga ra, agin pangusisa naton kung sin ugid rong nga nagbuno, ag kung ano rong natabo, aminado mata, rong sangka gagaki nga ra nga 44 anyos, nga nagpakilaya ka ton, nga si Kasimanwang Philip Mostaho, no nga imaw kunura rong nakabuno kay Kasimanwang Jomari Gonzales, nga gamit rong I speak, matagkod malaman na to kas nga I speak, ano, mga... sandangaw more or less eh, mahabol sandangaw matangkod patagaliro sandangaw eh, karon kun yuman o bag umungot oh madahang madalong mo dara ayon sandangaw ang umungot tanan don suman o bron baw Maria kagusip ay doon nga ni kasi manuan siya talaga rung last throat na pamanit victim mga rin di karang sa mayuwaga nga idago mit anak karang adughan no delikado ito karang portion rung naigo agani naka-oxygen rin na lisdan makaroon maginawa so may nakita pa kita nga dayuwang ka-persona nga kay banit suspect nga puro may mga black eye ay mga gisirong mata so ginpangunta naman na doon sa bilo galikara manghud ita biktima dayara ng kaapin agruan na pa man nga kaposas ayong manguunga it suspect na dato tagilirong kaaway it biktima. No, rong unga it suspect nga na. Ag rong kabangdanan gidlang kasi manuwa juder rong ginabawang nga sugal sa namatyan ha. Ay nagasugal-sugal, agasta nagainom-inom pa. Ag may liquor ban nga ni, tungang gabi yun eh. Alauna unya nila report. Aga-aga yun na i-report no, sa... Kalibo PNP rung daya karang stabbing incident so kung may liquor ban 9 curfew maton kung may curfew 9 PM ay dapat ron ay wagon nakauli yung sandra bawat ka pasagasagar bawat ka pasagasagag bawal nga nero yeah. Sumayo sa namat yan ay doon pa nga ni ay imbestigahan para tatong nga Kalibo PNP no amat nagsuga rito so sa namat yan gali nagumpisa sa namat yan natabo. Yes, unaman sa Bacau Norte, sa Namatyan. So may patay, may sugal. Mag nag-inom-inom pa. Nag-inom-inom, ag may away. Hasta nga haagto sa bugunan ay speak ro ginamit. Yes, that's correct. Ag magmayanghod versus mag-ama. No, rung natabo nga na. Ay rung suspect nga tatay, nga si Kasimanwang Philip Mostaho, alang sugid ka ton kara, imaw lamang nagpara, nag-awat. Yung galing ginampusa ni Maud Buti. Pinakita na nakatun rung lastro sa anong buti? Red Horse kasi manuan siya din. Usog-usog ito magkaroon si kabayo nga rin, no? Oo. Oh, ay may anaman ka rin lastro sa ugo. Ngayon, pag igo, uno ka na buti, ay man sa dumugo man kuno ng pananawan. Magayo, bimana cash para mong bayaktasan po ulit. Ngayon, may bit-bit yung mga ice speak niya lang. Pag hinandos na tarayon do, bumulat buti. Di karagid sa may waga nga idago mitdughan. Hay, ano rin, sala ko, anang unga nga hamat tumabid rito sa anang igmanghod ko, biktima. Ay daya nga ni sa sugay kuno kasi manuan dyan dahil ag mga hilunggon. Siyempre kung involved rong so, kwarta, may putahan. Pang pick up lang tagid tanan, dukotob sa involbado. That's correct. Kasi hambay mo, roonga ita suspect, no? Ay nakatabid rito man sa igmanghod it biktima. Sang kapusas malagman, di ba? Oo, oh, nakibod ang kunisipo ni mo, nga wamat partisipasyon. O galing sa ngayang nakainom, no? Ag involbado sa insidente. Ay nagpuhunitit, aron? Kung magmauron, oh. No? Aga, bangod niya ni ko illegal na sugay sa namatyan. That's correct. Oo, ay rambul, dabi ko nungun niya ni dahil siguro, rung dayang unga it suspect, rung igmangod it biktima, agrong biktima, ay nagpuniti, agatun rung tatay, rung suspect sumugod para parahon, ay matyalugir ang unga kun. Agato, pati mo ang pusat buti, ag... inandos na dayon ni dayag ka nga ginasugid matanan nga ice pick nga daga matanan nga sinuro kwanay sinuro nagpasugay ro namat yan o sanda nagpilit nga magsugay
sa namatsan, nabi ko no kasi Manuan Judel, doon yung tarong sugid ng Dakaray. Sa namatsan ko no sa Dakaray, nag-agto, ito nag-asugay, ag nag-inom-inom. Pero sa iyo, mananda, nga bawag rusugay makaroon. Nga ni eh. Huwag pa mando pandemic nga, naging bawag yung aton niya Philippine National Police. Diba? Oh, naging isyo nga ni Katoron, nga rusugay man nga nga, makabulig-bulig takunta man, bisan sa pangkapilang o meryendat mga nagapangadi o kung mabahugan tangani, ay nakakabayad as kabaong. Ay, tama doon. Mainit-init nga isyo doon dati kasi Manuan Judel. Huwag no, pa si COVID, ha? Oo. Oh, huwag tala kayo man aton karon sa kahanginan, ay ginugan man kita't mga negatibong reaksyon karon, no? Para sa aton nga mga law enforcer, mga ay, alin na lahat na, ito yun, tarong sundanan, doon yung naraging kasugtanan. Ay, sundan man natin, perskira. Ay, yun labag, no, wanag sunod. Hasta mabot sa punto nga, nag-agaway, may habunan gid. So, mas marami siguro gid kung maging law-abiding citizen kita, no, gudiwas gulo. So, doon yun kasi Manuan Chudel, wrong reported stabbing incident, nga natabo iya sa may Bacaur Norte sa Banua Karat Kalibo. Sa bilog pagid nga ni Karanga ginafollow up kunta naton. Galing medyo may diferensya rong landline ni naton Karanga Provincial Hospital nga hindi naton maabot no rong Makato ag Madalag PNP. Ay sa Makato sa Madalag gabi may kaso man karat pagpamaril nga gamit dahil Karanga improvised shotgun ba kasi manuang general no? Sumpak po, agtuhod kara rong last road, biktima. Uga, rong biktima, confined niya sa ating provincial hospital. Pero ga pamaliba di mo eh, nga magtaot statement, ay suno, abi ko no sa dahil Karanga biktima, ay hindi matay mo magpasakat kaso. Pero roala nga pamilya, ay ginapilit ay mo nga kasuhan, ah, rong biktima, arong suspect, kasi Manuan Judel. Pero doon matabirong desisyon ni biktima, kaya hindi mo magtao katon ka informasyon kung paano natabo. Basta rong inisyal natin nga nabuhi info, nag-agayatan malang kuno sandara, ano gusto mo, doon yung nag-umpisa. Asa mabot sa puntong habarilan, natabo dahil sa may Banua Karat Madalag. Agaw naman sa may Banuad Makato, no? May Dali iyang. Di ba may haunahon niya natabo man ina sa Madalag? Kat umagi bagaro sambilog nga nag-ugoy, ilabas yun! Ganyan kasi Manuan Judel. Di ba? Madalag man to? Oo. Pagsingit, ay ilabas yun. Eh, sige man na, hugat ako, mabalik ko. Ay gali, pagbalik, ako na tong anang inuguyan, ay sanduko, rugahugat ka na nga tagbay, may baril, di ba? Binaril mo katusiki. Yes. Iba mataraya. Doon kasi Manuan Judel rong gina-report natin makaroon initially, no? Dahil hindi mag-thought statement. Dayararo report ko Sabado. Nga nag-ugoy, ilabas yun. Oo, hugat ako, mabalik. Pagbalik, ay may sanduko, ag may baril. Daya galira. Agas na makaroon ay hindi makadeside rong biktima nga kung mapasaka ako naman kaso. Pero anang ang pamilya, ay ginapilit mo nga dapat ay pasakaan naman at kaso. No? So doon yun, hindi ito yung mawag mag-talk statement ka na, ay ano madaron nga diretsyo, no? So gina-follow up nga natin sa may Madalag kung ano rong development sa dahil kaya kaso, ay di natin mabot. Ag pero rong medical condition, ni dahil kaya nga biktima, ay okay madimaw eh. Although, mabong nga medyo mga gas nga rin, sumpak, no? Ay nakatindog madimaw, no? Okay, madaranag rin ang sitwasyon kasi manuang Judel. Ag, ano mo, tanggilawagugag nga nila, nakarang siki kung si Naigo, idayag ka nga sumpak, no, sa pagbaril sa dayag ka nga biktima. Sa Banua, matagalad makato, may ginasugid man, no, nga binaril. No, pero iga, fa-follow up mako na mo na naidaya, bukaton na nag-inform, no, ag ginasugid ka ton nga matya binawian ta managtugan mga kinabuhi to has ay ibaga follow up ani mako namon dano sa police report bago namon mako ni confirm nga duyon gid rong minatutuod nga balita. So duyon man sin kuno natabo sa Makato ang Balugo sa Agbalugo, no, may binaril ang ginasugid nga patay. So konfirmahon nato na kon ano ka matuod duraya nga nga report, no? Yes, naharat amay yes. Nagakinatabo nga maura, no? Ag gabanyaban do mga involbado hilong. Do yun tangani kasi Manuan Chudel eh. Ay pag confirm ani mako na mo, ligid tawagan ko bi kay Norma Kato PNP hay yo. Ma may diferensya rong linyada ta telepono sa aton Karanga Provincial Hospital. Sa adun madagara nga update ka sa Judel, no, sa dengue cases ay nakabukid ta karat ta info
abo man na bigkanto nagapabot ka at pagpaisayod niya focus man na kita sa COVID case ay oo man na kinahanggan doon ay basi man na nga huwag kita kasayod kabo-abo man galing man nga cases at dengue akatoon. So nagipag nabuo na ito nagbukil at info no, sa atong karang provincial health office ag yes, may cases matagihapon at dengue yes, sa probinsya Taklan. But compared last year nga nagkaroon at outbreak, ay mas naglubo rung kaso makaroon kasi manuwan siya dahil. Sa record atong karang provincial hospital, as of January 1 hasta May 30, 2020, 275 reported cases ita dengue iya sa aton karanga probinsya Taklan compare last year same period 1062 so last year is 1062 from January 1 to May 30 makaroon 275 lang nagnubo imaw it almost 74% so doon kasi manuan jadala pero hindi gihapon man kita maging kampante ah maglimpyo gihapon kita tatong palibot rung mga stagnant nga tubi ay ugaon gid ipakurob rung pwede nga itlugan it mga namok no nga nagasagap it mga tubi ag sa lima ka or top 5 nga banwa sa probinsya Taklan nga may mabo nga kaso kara ita dengue ga panguna rung Banuad Kalibo nga so far may 84 cases rung Makato nga may 24 Numan siya nga may 21, Bangarong Pangapat nga may, Numan siya may 23, Bangarong Pangapat nga may 21, ag panglimarong no Washington nga may 18 nga kaso, ag suno sa aton karang provincial health office, tanan nga banwa, iya sa probinsya Taklan, may kaso it dengue. From January to May ron ha, ay May, tama, May, June po yung kita makaroon. Oo, June, kaka-start pa natin, first week pa ang June day, wapasundad data makaroon. So, may kaso kuno kasi manuan Judel, it pagkamatay. Bangod sa dengue. Sam bilog nga kaso pagkamatay, bangod sa dengue, pero gina... buo pa natin karoon kumpletong detalye kung taga si ni Maura, at kung... kanoy mora na bawian dita na karang hugang na kinabuhi sa mga vulnerable no rung mga sa age bracket baga it mga nag positive nga sa dengue rung pinakamabo no hay sa mga age 1 to 20 years old diyan kayabanan no 1/3 it tinamaat dengue cases. Oo, ay una sa age bracket nga 1 to 20 years old. Kani man na ay magdahan-dahan gihapon kita. Ang ginakahawagan, no, abe, siyempre gaumpisa pa yung rutingugan, ginaumpisahan pa yung sarat bulabog, no, sa andang ginatiniran ng mga namok, kaya especially yung mga dengue carrier mosquito. Yes, yes, tama. Kasi manuang nga, Judel, nga ni, rung pagpadumdum, itatong karang provincial health office magdahan, magprepara man gihapon kita, maglimpyo, itaton nga palibot. Okay, so, cycle malang man eh, no, dengue nga ra, no, yearly, plus ro raya nga rang leptospirosis, kasi pag mag-ilinugan, man, gabaha-baha, gakutaw, roaton niya mga kaigmang huran. Nga ni, sa bakterya, nga dagakod, sapat no bukod ng itianggam doon do makapenetrate sa aton yung mga open wound no sa mga nina sa mga open skin nato napakadelikado makamagatay man do leptospirosis tama doon kasi manuan Jodela may mga cases man no ipagkamatay bangod sa leptospirosis para sa man ko dengue yan irong pag double triple nga paghagong kit norong pili na taton karanga a provincial health office sa aton karanga magkasimanwa. So, dayan eh, atong karanga report. Alin niya mismo sa aton karanga may Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital para sa pagpangalagad, iprangkahan sa number 1, 07.7 Energy FM Kalibo. Dahil si Kasimanoan Jofel, pero chumagpusaw Kasimano ako, palangga ko. Abugid nga sagamat ha, Kasimanoan nga Jofel magpusawa, direkta nga nag-report sa aton karanga bagay pabungan sa Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital. Prangkahan Live Report.
So tinawagan namon do makato PNP, sino pwede naton nya makaistorya? Pwede natong tawagat uman kasi Manuang Noriel do taga Makato PNP. So confirm nga may binaril patay sa barangay Agbalugo Makato Kabii, no? Gagakiro biktima. According kay Police Corporal Terry Piel, no? O galing ay uwa paro investigador rayang si Police Top Sergeant Jober Asubiaga, no? Agmangan-angan pa kuno imaw magabalik sa opisina. So confirm ha, gagaki rong biktima itapagpamaril sa barangay Agbalugo Makato Kabii ro biktima patay. Jidel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Balikan ta anay ro aton nga COVID update ay dayat ang makarundo masubo-subo ang mga kasimanwa. Raya ro ginakahadlukan ko, no? Kano pakararo akon nga pag pinresentar nga paano makon kun may magpositive? Mayadyang kun uwa, no? Pasagamat kita sa mahal nga makaako. O, hayhara, may nagpositive. Agmat saro nanay, no? Nanay ko rayang nagpositive, naga-negosyo iya sa numan sa public market, no? O, tiyama kun moron, no? Nga ro nanay, nga kaibahan ko rayang nagpositive, sa biyahe pa lang, ay may una nga na face-to-face, may una nga nakahalubilo. Pag-abot pagid sa tindahan it Makato, may mga na-expose man, may mga na face-to-face man, no? May ginatawag nga direct contact. So paano ra? Ang mga kasimanwa, kabay pa nga, why not may hapatapunan? Halimbawa lang ha, I think, i-contact trace ra eh, no? I-determine nga suspect, rutanan nga miyembro at pamilya, kuraya nga rang nagpositive, nga returning OFW, ha? Sa akon niya pagkaintindi. So, ginatinguha naton, ha, nga matawagan, si Dr. Cornelio Bongquachon, pero i-plastar ko anay banwa, haro aton karang COVID-19 case bulletin, iya sa Western Visayas, sa case bulletin number 73 update. May daywa nga dumugang ang bagong kaso. So nag-abot yon sa 127 ha. Hindi mapugnan nga nagataas, nga nagataas, nga nagataas rong kaso sa Western Visayas, no? Agaro kagabanan nga nagadugang makaron nga nagpositibo hay ruhalin nga ra sa repatriated OFW o kon ROF ang ginatawag naton sa LSI uwa pakitat may hasayran ratong sa Iloilo nga to nga empleyado at munisipyo ang mga kababayan nagpositive nga nagpasyudad malang imaw, no? Rupangutana si Inahabuol ay siyempre saan na sigurong mga nakahalubilo ro nakasubyang ito imo hatapnan, no? Rosambilo nga to nga OFW junto, no? Na confirm sa repeat test June 6 patay ang mga kasimanwa, no? Aghadugangan nyo man aghara may dumugang uman nagmaiya sa aklan nga nagpositive nga ruraya nga sa aklan ay pinauli nga uwa panganir o anda karang test result ay nagtiyabaw man yan isandara nagtiyabaw man do anda karang mga pamilya nga una tamana ro kamingaw kahidlaw ay ugaling man na paano ra nga pauli unta kami nga uwa para amon kara nga test result. Ah, mga kasimanwa. Agharap pagwa ko anda kara nga test result. Ha? Ah, hay nagpositive daro sa bilog. Balikan ta anay ha sa total 125 ka mga total confirm COVID-19 cases banwa. 26 ro active cases ha. Hadugangan do aton nga recovery. Nahimo nga 88. Ang may unsigun kita kapatay, bangod niya na ikot taga Iloilo nga itong na disgrasya ang mga kababayan. Sa total laboratory result nga ging release kahapon as of 12 noon, June 7, may 207 nga ging release nga laboratory result.
sa 207. Ah. Daiwa Ronag positive. Ah. Raya nga nga nag-positive. Raya roging test at Western Visayas Medical Center ang mga kababayan, no? Uwa kara it may ging test sa positive nga raro Teresita El Halandoni Provincial Hospital, no? Ag sa daywa ka mga nag-positive, may sambilog pagid nga ging repeat test. So, total number it negative for COVID, ha? Hay 204 ang mga kababayan, 204 kasi i-minus naton do daywa ka mga nag-positive, ang rosambilog naging repeat na positive. So haragon do resulta per laboratory result by province ag highly urbanized city bago tagtunan do rayang daywa nga ra ka mga repatriated OFW o kon ROF mga kababayan. Saging release ang mga kasimanwa at Western Visayas Medical Center ag Teresita El Halandoni Provincial Hospital kahapon, no? Roaklan, may laboratory result nga ging release nga 44, ha? 44 roging release kahapon para sa Aklan. Sa 44 banwa, sambilog ro nagpositive Raya ro Tagaleso. So 43 wrong negative. Ah, mga kababayan, 43 wrong negative. Wrong antike, may lima ka mga ging release nga total laboratory result. So tanan, negative. Dukapis, may 43 nga ging release nga total laboratory result, no? Hay tanan, hay negative. Gimaras, white may ging release kahapon nga resulta, no? Sa Iloilo province, mga kababayan, no? May 83 ka total laboratory result nga ging release, ah, para ra sa Iloilo province. So sambilog ro nag positibo, ag sambilog pagid sa mga positibo ging repeat balidaywat ang ani sa Iloilo province o galing sambilog ro ging confirma, no? Ag sambilog ro ging repeat. Sa Iloilo City, may 31 ka mga total laboratory result duging release, ah, ag all negative ro 31, no? Negros Occidental may sambilog, so negative ro resulta, ah, mga kababayan. Bacolod City, uwa it may ging release, ah, mga kasimanwa. A total of 207 ro total laboratory result nga ging release, daywa ro positibo, sambilog sa mga positive roging repeat. Ang mga kasimanwa, agharasan dara, no? Rodumugang ra, nga taga San Joaquin, imaura si Western Visayas, patient code number 124, 40 years old, gagaki, nga taga San Joaquin, Iloilo City, nasa facility quarantine po. Repatriated OFW o kon ROF imaw, ang mga kababayan. Ropangaywa, si Western Visayas patient code number 125, sangka 28 anyos gagaki, no? Nga taga Leso Aklan, pero rong remark riya, nasa facility quarantine, how come nga nasa facility quarantine, ay dati matuod ging buwan imaw sa Marson, nasa facility quarantine siya, pero ging pauli. Ha? Ito tayo maging papadayon itana karanga strict home quarantine. So paano naton mahambal nga naka strict home quarantine, ha? Ay may nakasugid ka ton nga nagaguwa-guwa tat anang kwarto ra, ha? Kabay pa nga uway mo kaguwat bagay, uway mo to nakapanong bagay, uway mo to kaagto sa anang kumari kumpari, no? Uway mo kaagto to sa anang mga igmangon, sa anang ibang kapamilya, outside sa anang bagay ang mga kasimanwa, uway mo't may nakainuman da, o oh. Hayroan ang ako may asawa ra, ah, kasi manuang Nuriel. So pila sanda sa bagay sa Leso, no? Nga posibleng matapnan, ha? Ag makonsider baga naton nga roan ang mga kaibahan is automatic suspect. Ano ro plano ko aton karang provincial health office? Sanda baga na pamuyon ag ibutang sa facility quarantine naton?
or sa Ligtas COVID Center sa Banuat Leso, no? Agbungan sa nat mga specimen for immediate laboratory test para masairan ag simpre ro magaparan nga contact tracing kasi ro nanay kurayang 28 anyos nga ra nga taga Leso naga negosyo sa Numancia Public Market. Doyon do masubo-subo makaron nga posible nga maapektuhan man ro aton karang nga Leso, Leso ro aton karang nga Numancia Public Market Numancia, no? Hindi Leso. Kung siin may negosyo ro nanay nga ra ita nasambit karang nga OFW. So ang mga customer ni nanay na kaparte baga sa contact tracing, ang kaibahan na sa negosyo sa public market, no? May posibilidad bang i-lockdown ang porsyon it public market ko Banwa it Numancia? So sa mga Numancia hanon, ha, hindi ka mo magkahawag, ha? Hindi ka mo magpakuba. Ay una maduhaton niya gobyerno para mag-contact tracing, mag-investiga. I-trace nga, i-trace nga, i-trace. Ro nakahalubilo ko anak karang ina. Agro nakahalubilo ko raya nga rang asiman, ha? Agro kaibahan na nasa sugod it panimagay ay may nabuo kita nga informasyon nga nagatagalangis na. Dayagid rang ginahambay ka to. Paano naton mapasiguro? Kasi by words nga nagagawa sa baba sang taga provincial health office, ginapasiguro man naton ang strict home quarantine monitored by BHERTS. If ever nga may mapanuhan, ha, idayhon siya sa facility quarantine, oh, or sa Ligtas COVID Center. Pero kung it comes to worse, i-admit, no, kagkong umagto pagin sa mas delikado, ha, din kamakadto, ha, hindi na sa facility, hindi na sa home, hindi na sa health facility, kundi sa punerarya. So hara makaron, aro iwas gastos, ha, mga kababayan nga ginapananaw naton. Ay paubos na kuno ang budget ang kwarta. Suno kay Attorney Selwyn Ibarreta kat aton nimo nga naka istorya na interview naton. So ang paglikaw sa gastos mas pagid nga nag-worse. Hay hama ko mo gastosan do miyembro at pamilya, pila sanda, ha? Sa pamilya ro gina-consider nga suspect. Ruhasakyan ko anang nanay nga gina-consider nga suspect nga nagwinarang, nagagto sa tindahan, ha? Nagbaligya, o, oh, pila ka mga customer, pila ka mga kaibahan na nasa tindahan do posible, nga makonsider man naton makaroon nga part it suspect. So a total of ROF, no, or LSI, with laboratory confirmed COVID-19 result in number 46, ha? So may 46 na kita ka mga returning overseas Filipino mga kasimanwa, no? Ang nag-test positive. Dayaro akon niya ginahambay nga hamat hindi anay pagbukoton sa aton nga pasilidad, ha? Mga kababayan, para masiguro ro welfare it anda karang pamilya nga pagaulian. Bangod nga sige, daso pagilinabot o wakitat daskan, o. Oh. Hay rayang naguhuli nga ra makaron, ha? Ah, kabay pa. Ha? Ah, kabay pa. Dios mio Santa Garapa kon may una pagid. Ah, mga kasimanwa, ha? Ah, so pangamuyo kita. Nga uwa yun, ha? Ah, uwet may magpositibo mga kasimanwa. Ay abi RT-PCR, aron nga ni RT-PCR may mga repeat nagpositive. RT-PCR nagpositive. So meaning hindi man ni accurate ang RT-PCR. Daw parihas lang sa rapid test. Ah, nga hindi man accurate, no? Ay may una ta sa pag-test, wapat ah, pagkatapos i-test, bago mag-uli, basi nakapatapon tayo mao, hatap nan tayo mao, no? So pag-presenter na to, oh, haraman na oh, ah, pag-abot iya sa probinsya Taklan, haraman na akong RT-PCR test, negative. So sige, stay ka anay, ay ginapabalidate pa to ang balay mo kon, pwede ka rito, may kwarto ka rito, pag umukay, uli yun, oh, uli. Pag uli, gumwa, mga kasimanwa, ang sintoma. O, oh, ay halimbawa, gumwa ang sintoma. Aksyonan, be hurt. Dagon ka sa Ligtas COVID Center. Pag lumalapagin, ipacility quarantine ka. Pag lumalapagin, ipahospital ka. So, paano ang imo nga nakaibahan? Ha?
Ay, hindi, malikaw ron eh. May una ko naman sa kapatid, manakabas kong tasangawas uwa. Hay, sa natabo sa lesong era, paano na ma-justify? Ay, raya ro magaging pauli ka to. Ha? Nga uwa, paro anda ka ng resulta, banwa! So, daya kong dayon, magbagasugan. Nuan yung dayon, gabay pa manaw, anato pagpauli ara. Ay, nagadali abi manakitay. May maabot yung man niya OFW. Sige, das atong bilin naton. Wa naton ma-anticipar nga ro aton nga pasilidad. Kugang gali! Daya, makaruno ka kapalpakan ko aton karang nga gobyerno iya sa probinsya Taklan. Nga kumbaga, isa lang ang natapunan. So, ang nagagawa makaroon niya gusto pang patapunan ang pamilya. So, standby ka mo ka na, standby ka mo. Ay, ginatinguhaan naton nga maabot si Dr. Cornelio Bongquachon sa kabilugan ni Taton Karaga Pagpakalagad para ma-explain ag anoro ginahimo nga tikang magawakan makaroon. Anoro epekto sa numan sa public market sa mga lugar naging pag-agtunan itdayang arang nanay or kapamilya it nasambit ka nga returning Filipino overseas mga kababayan o kon ROS. Alas 6:41 wondo aton karaga oras sa Good Morning Gali ha kay Kasimanwang Marites Cruels kay Martin de la Cruz kay Rospino Gregorio kay Kasimanwang Snomi Magno no kay Leonisa Magno Igoban Michael Kent Igoban Mike Leo Igoban ag kay Snoli Sata no nga nagamonitor makaron kay Magis Yuko no ag kay Kasimanwang Bingay Almanon nga nagamonitor man kay Kasimanwang Rosie Mandal good morning kay Joy Torinueba ag kay Geraldine Arsenio no nga nagamonitor man makaron wagit may nagasampit kape ka mo ni Kasimanwang Noriel ba kay Mr. and Mrs. Idna Agstimpador dumagasawa nga wagit nagabuyaw kay Yam Adwig no ag kay Mares Ferrer ag kay Kasimanwang Marisa Ropino no ag kay Edgar Delgado kay Kasimanwang Oscar Tolentino no nga nagamonitor gid makaron kay Lisa Isagan kay Monica Piano, kay Lloyd Itin, kay Linmar Miles Aronquillo, no? Kay Jomelin Magarso, ag kay Renato Las Piñas Jr., no? Ag kay Irene Ligaspi Bernaldo, no? Ag kay Dilit Alberta, nga nag-monitor man, ag kay King July, ag kay Aileen Midaldea II, no? Ag kay Edmondo Gisibel Ramos, no? Ag kay Anil Yokok ag kay Kasimanwang Rodora Masongsong di Kaker good morning gid ha ag kay Ruby Giyab ayan no nga nagamonitor man no ag kay Charm Mayor o nagapaabot ita pagpanamyaw no naga birthday ko no makaron 18th birthday sa anang gumankon nga si MM Mayordo no nga nagaselebrar it anak karang kadawan dibo 18 kay Kasimanwang Salomi Solina Sorilla Villanueva kahaba ba kay Kasimanwang Flori Rintillo Tolentino no kay Merly Gumapos no ginatamyo ko gid itamaayad-ayad nga gahon kay Lourdes Hamandre kay Anali Tapikan no ag kamanaman kay Lily Abraham kay Ralph Arsenio nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad ag kay Emma Rico no nga nagamonitor man katon iya sa may New Buswang sa aton nga pagpanumbalik tinguhaon naton nga magabot do taga provincial health office mga kababayan wat iba ko ni si Dr. Cornelio Bongquachon ha ginatinguha naton ha agroraya nga portion balitaan ginahatod katon ita MX3 bangod nga ro MX3 tested and provenion mayad nga balita
Rogi na saligan ninyo nga MX3 capsule makaron verified with alpha, beta and gamma mangosteen. Very low in sodium content, cholesterol and fat free. Suno sa clinical trial dumabuhay nga pag-inom ita MX3 capsule hay pwede nga makabulig agod mabawasan tong pagpanakit it kaso-kasuan. Mag MX3 adlaw-adlaw, bulig para makalikaw sa mga masakit kay bahan dong proper diet and exercise. Importante nga pahanomdom dong MX3 capsule hay bukon it buwong agini dapat gamiton nga pangbuwong sa anuman nga klase it masakit. Ay hando pangutana makaron ay haramay nagguwa ta bukon tad sigurado ro RT-PCR mga kababayan ro tanan baga naging pauli nga to sa andang bagay nga mga returning overseas Filipino workers iparecall agi pangbutang balik sa aton nga facility quarantine. Daya makaron do akon kara nga pangutana mga kasimanwa. So balikan naton pagkatapos gijamang itpilang ka mga reminder. Alasay 57 unit agahon do aton kara nga oras. Balik kita banwa ha. Nandito na ang panong tagapagtanggol ng mamamayan, ang tirador ng bayan, at ang tirador ng mga pasaway sa lipunan, Judel Rintilio, komentaristang walang sinasundo. Pasadahan taanay itmakadali, noro aton karang Philippine COVID update, no? Ay may 21,895 ka mga total number of cases yun kita iya sa Pilipinas, no? Ro ginatawag nga press case, rayro mga test result release. Halin sa pasyente, sa sugod itatlong adlaw, no? Bali may 378. Ro sa National Capital Region, 67. Region 7, 104. Aga 204 sa mga repatriated, no? Other region gali 204, no? Agro mga repatriate ay tatlo, no? Aro late case, ayan, do test result release. Halin sa pasyente, 4 days, kaya nga late, 4 days ago or more. May 177. Aro National Capital Region may 25, no? Do region 7 ay may 63 ag from other is 89. So total reported today is 555 rudumugang imuro kadahilan nga may total kita nga 21,895, no? Ag may siyam nga dumugang nga namatay kahapon, so 1,003 ro patay, no? Ag may 89 ka mga naka-recover reported today, no? So 4,530 na bukon it magain nga may 89 ka mga naka-recover. Kun magmaura mga kasimano adlaw-adlaw ay manamit ang balita ra, no? Di ba ga? Si Dr. Cornelio Bongkwatson ha ginahugat-hugat naton mga kasimano, no? Ginahugat-hugat naton roan na karang linyada, no? Para mabuo ta baga ro kasiguraduhan. Aga matapos nga magwa ro resulta kahapon, ano baga ro ging panghimo? Ano baga ro mga aksyon nga paghimuon, no? Ay sa sugod it bagay hay may magugang may edad-edad. Ruaton nga nabuo nga pinaka latest information do nanay ko no ay nagalibod-libod galit pagkao, no? White permanente nga stall pwesto. Ay kun mauron nga nagalibod-libod, ay posibleng bukon yang ituna sa Numancia Public Market. Base ko nakasugod-sugod pa imaw sa munisipyo ita Numancia o sa Leso, ay taga Leso imaw. O kun si inkutob nga mga suki, no? Nga ginabaligyaan na regular kung anang mga gaha, ako ginalibod niya mga pagkaon, mga kasimanwa, no? So ano ba garo plano? Ang ano kung ginahimo, kung aton karang gobyerno provincial, bilang mandato sa abimana ni Governor Joven, paagto sa aton karang mga health official, paagto sa aton karang taga-provincial health office mga kababayan. Si Dr. Cornelio Bongkwatson, ha, iyagon sa pihak naton nga linya. Uh,
Okay, i-check naton si Dr. Cornelio Bongquachondo, aton nga head at Provincial Health Office. Dr. Bong, good morning. Tanan. Yes, sir. Okay, so maga ako pindot eh, iagali sa pihak eh. Okay. Sir, no, hara, may bago kitang kaso ita nag-positibo. Imaura hay taga Banwa ita Leso, no? Ag imaura hay sambilog sa mga makonsider naton nga returning overseas Pilipino, no? Or repatriated, no? Or rayang arang taga Leso Aklan nga 28 anyos sa Dr. Bong. Yes, tama ron kasi manwang Judel basi sa gimpagawa it Department of Health nga Center for Health Development Western Visayas andang bulletin number 73 hay may sambilog kita nga nagpositive nga repatriated OFWs. Actually ro nagwa nga result was laboratory result was 44 aga sambilog ay nagpositive sa aton nga repatriated OFWs. Ro 43 hay negative. Negative, yes. Okay. Oo. Sa 44 pilaro repatriated ka ra. Tanan repatriated. Puro tanan repatriated OFWs. Oo. So 44 nga ra ay tanan repatriated, no? Yes, oo. So 44 sa 44 ay 43 negative. Yes, oo. Okay. Now, bali sandara tanan hay tag aton yaging pasilitar sa kwan, aton nga facility quarantine sa Marzone. Daya sandara, nag-abot ra sanda ko May 25. Ag nabuan sandara it's swab specimen ko May 29. That's Friday. Pero ito yung mauraging buuan sa LCC or Ligtas COVID Center it Leso nga una sa Discover Boracay sa may airport. Ah, sa Discover Boracay sa airport. So, kung hindi ako magsaro, May 29 nga to, more than 90 roging swab naton ka to. So, ging divide namon ro group, may una mata sa Marson, ro iba ay nag-adto mata sa ibang Ligtas COVID Center. So, May 29 sandara ging buuan it swab specimen. Okay. Now, bukod daya ro kuan, mga OFW nga uwa paro result ay hapauli, yes, dayar o mga first batch nga mga nag-abot nga OFW. Actually, nag-abot imaura last May 25. So, kung matandaan mo, kasi Manwang Judel, May 25, abo ro nag-abot eh. May una nga nag-abot nga nagsakay sa Tugo. May tatlong ka-sweeper flight during that day. So, imaura is, nag-abot imaura iya is, kwanota, aga-aga ita May 26. Aga ruana bing kwan kara history is halin ni Maura sa Germany nagabuti mao sa Metro Manila last March 30 and then ko May ag nagtineri mao sa nang igbata sa Manila and then ko May 7 nagpa RT-PCR test ag nagwa ruana nga result last May 10 nga negative mata. So on May 25 nakabalik imaw nagsakay imaw sa Tugo. Sa eroplano yung maura. Sa eroplano. And naabot iya aga-aga it May 26. Okay. Daya raro kuan, tagratong private plane, kaibahan? Wa, kuan na sanda, mga sweeper flights ra. Ah, Iloilo. Naging kuan it OWA. Iloilo. Yes, Iloilo sanda ra nagalin. Okay. So, pilang days sanda nga nagstay iya sa, LCC, no? Ligtas COVID Center ina sa may airport, sa Discovery. Actually pag-abot imo pag-abot na nara it May 26 is inaanay mo gimbutang sa Metro Sky Bar Hotel aga pag May 28 ay ging transfer imo sa LCC it Leso and then May 29 ging buan imo it swab sample and then June 2 ging pa uli imo for home quarantine. Hamat hapauli naton dok nga wa paro result. Depende taron sa protocol man it aton nga mga LCC or LGUs andaw taron nga discretion pero iya man abi sa aton once nga ko lately naton is di ba nagbago taro aton nga protocol
nga once mag-abot iya, i-assess, and then upon assessment, wa matay ma kumpleto mataruan nga documents, may anang medical certificate nga naka-undergo it 14 days quarantine, plus may anang RT-PCR nga test nga negative. Mm. So gina-inform ya giro LGU nga may returning OFWs nga depende kanda kung andang i-home quarantine or i-butang sa LCC. Now once bukod ready ro LCC or home quarantine is iyanay naton ipatiner sa aton nga provincial hotel quarantine for 2 days, and after 2 days ay kung ready on ro aton nga LGU ay buon nanda ro andang repatriated OFW. Aha. So meaning pag-abot na gali karat aga-aga, ging pasilitar yun imaw, no? Binutang anay imo iya sa may Metro Sky Bar. Yes, oo. After Metro Sky Bar, ay tagaleso imaw, ging repair imaw sa Ligtas COVID Center ina sa airport. Yes, oo. 25, and then nagstay imaw, 25, 26, 27, 24 days. Pag 29, binuwan imaw it, swab specimen, no? Sample, no? Oh, 3 nights lang imaw nagstay sa Metro Sky Bar, 3 nights. Mm-hmm. Oo. 3 nights, no? Tapos iya sa Ligtas COVID Center ay 29. Ito ni mo sa Metro sa kwan, no? Sa Ligtas COVID yung buwan ita swab sample, no? Yes, oo. At pagkatapos, pilang days imaw nga pagkatapos ita pagbuwit ng swab sample, pilang days imaw bago ging pauli nga mag home strict quarantine? So 5 days, mga June 2 ging pauli imaw. So, June 2, imoging pa uli, no? Yes, oo. Okay. Ano ro proseso, Dok? Halimbawa, pag hinamba nga, uli kayon, mag-strict home quarantine ka, ano ro ginaubra karon it rayang ranga? Kasi makonsider pa natin imaw ranga suspect, no? Hindi mo makonsider it suspect kasi these are asymptomatic. Asymptomatic. Suspect abi once they manifest symptoms, do yun ro suspect. Okay, so asymptomatic. So, yes, pa uli, no? Asymptomatic, oo. Ano ro anang aktibidad? According kahapon, nag-contact ratio ta kita, nag-informant ka ton ro municipal health officer si Dr. Magdamit is may separate room matay maura sa anda, but may beses nga nagguwa imaw, nag-adto imaw sa ranas, so makaroon is gina-contact ratio tanamon ro mga anang nakasalamuha. Mm-hmm. Ano ka matuod nga may tsempo nga nag-iba pa imot pagkaon sa pamilya? Do yun ro, i-verify naton kung nag-ibagid sanda, but of course, basing sa aton nga mga sa classification it mga contacts is ro pinaka high risk kita is syempre ro immediate family members. Okay. Nana. Ro anang room, Dok, naging dayunan, no? Para ngani sa nang strict home quarantine is may CR sa sugod? I don't know kung may CR, basta may separate room. I think may CR mata. Kasi do yun abiro atong requirement, no? Kung OHCR, ina man gihapon imo ging patinir, so gagilinuwa imo, no? The doorknob o yes, anang hugag ay may exposure sa anang immediate family, no? Or direct family, no? Yes. So ano makaroon do kuan, aro ginahimo, ano makaroon do status it anang bilog nga pamilya? So far, anang pamilya is ging pa strict home quarantine makaroon, gina-monitor it aton nga municipal health office. For possible buwan sanda it swab specimen, especially ro immediate family members na naag kung sino pa ro mga nakasalamuha. Okay. Apan ma-validate naton nga high-risk contacts man. May asawa ra yung 28 years old nga radok nga returning overseas Filipino? I think single imaw ra. Single? So may nanay, may mga igmangod, kung sino para ng kaibahan? Only son imaw ra. Only son? Yes, oo. So pila sa nasasugod bagay? Tatlo. So tatlo. So anang rang nanay at tatay hay gingbuan yung dat sample? Wa pa. Makaroon gina-finalize pa basi tomorrow. So inaanay sanda naka-strict home quarantine? Yes pa. Hayro nag-positive nga rasi inda makaroon? Iya sa aton nga provincial hospital. Hamat ging daga imauna sa aton nga hospital facility? Ro aton nga protocol once nga ma-confirm nga positive is even ro pasyente is asymptomatic is automatic gid ro automatic nga una ta sa aton nga provincial hospital. Okay, so makaron ipasilitar do nanay ag tatay, no? Yes. Ano ro maging epekto kasi ro nanay hay nagalako-lako nga ni kuno nga rat pagkaon, no? Magkaroon pa kita contact trace kara kasi wa pa man kita ita pweba.
ngero nanay negative or positive, no? Kaparte gihapon dat contact trace ro mga haagtonan ko anang nanay nga na-expose sa anang unga nga nagpositive. Yes, tama ro, no. Siyempre ro pinaka mataas nga may risgo is ro anang nanay. And then i-contact trace naton kung sino man ro anang mga nakasalamuha just para lang ma-monitor naton kung may mga simptomas or wala ro anang nakasalamuha. So nakakanda kon kamo ita interview sa nanay kon siin ka naglinibod king pagkaon siin ka nakaabot, no? Ay gaban abi kuno nana karang ginagtunan is da no man siya public market aga. Kung nakasugod ma kon imo rito, ano ro magiging status it operation it aton niya merkado publiko ita no man siya. May initial utang interview ro aton si Dr. Magdamit sa family member, so makaroon gina follow up patanana ag kami sa office ma meeting mata kami and we will meet also kay Doc Magdamit kung ano ro amon nga next step. So wa kara ita maging epekto nga abi mana hay iikwan ikordon do lugar kun sino mao nagapirmira yang nanay. Wa pa man, wa pa. Ag kun abi sa leso nakalibot imaw or sa ibang mga tao nakalibot imaw, so mabahugan da nga ginatawag naton nga contact trace. Yes, oo. Agro ma-contact trace kara ano ro maging status? So depende pa, i-classify naton whether high risk, medium risk or low risk and strictly monitor sandara and okay. Ipa home quarantine. So home quarantine lang kung yes, high risk or ano pa to kay na? Medium low risk. Pero kung high risk, home quarantine plus buwan sanda it swab sample. I see. Okay. So may target yun makaroon niya, number of people or person. Yes, na actually, direct contact it nanay, pati man ko anang tatay, agkuraya nga rang siman. Yes, may initial number nga target ka, inform ako. Okay, now, pila ro atong hapasugtan nga naghiwat it ginatawag nga strict home quarantine makaroon. Makaroon sa meeting, i-validate ko pa kung pila ro. Wapakamot exact number, no? Yes, oo, oo. So ano maging plano kara? I-recall anay sandara? Ibutang ligad abi sa ligtas COVID, Doc, ay para sigurado gid nga huwag itasanda it may mahawaan, no? Mag-negative or positive man sanda. Mas may siguro nga nakasiguro kita. Yara, abu umat ang trabaho para kinyo. Istoryahan pa namon makaroon agahon kasi manuang Judel, aga... Sayod man nato na biro, ibang ligtas COVID centers nato na ipuno uta. So, storyahan naton kung ano ro masunod naton nga tikang. But most probably is swaban lata naton ro mga repatriated OFWs. Oo, kasi mabudlay, no? Pag una sanda sa bagay, base may gulping magbisita, ayang-ayang man nga singgitan mo, ayaw tagto, ya, oy, uli anay si inyo to, no? Ikunamat, abi, ay... sa ginatawag nga pagdilikar na duduga, no? Ay sige lang, agto ya, maistorya ta, makatubaga, no? Ay maroon abi kita ka-hospitable, Doc Bong. Yes, tama ron, no? Dapat man sa aton mga repatriated OFWs, kung naka-home quarantine, dapat strict kita, nga observe kita naton ro mga health protocols, nga say for example, abi, nga nakatapos mo taro 14 days quarantine mo, pero wapataruin mo nga official result nga nag-abot, so may mga kaso kita makaroon because na-delay or may abong backlog sa WBMC, ay mas mayad nga bago ka mag-uay, huwaton latanimo ro yung mga result. Eh, base mag-inuwa kita, pag-abot sa result ay positive, ay mabahuta nga problema. So, huwaton kita dapat ro aton nga official result. Dayang siman nga ra, may pinanawan da, mag-uwa sa ganas? Do yun i-validate pa naton makaroon. Base nakapabanwa ra o konsinta nakaagabot, base nakapanaw pat at mga mall imora kasi sayod na nga tapos yung taraan ng 14 days quarantine bago gumawa ro resulta. Yes, oo. Actually may initial utang kuan information ro aton nga Leso Municipal Health Office. Oo. Ro maging protocol naton imaw gihapon nga kon nakasubmit ka ko imo nga medical certificate agda RT-PCR test result no nga negative imaw man gihapon pa ulion mag strict home quarantine o ibahon nyo naton nga ibutang ta sa ligtas COVID or kun may available kita nga facility quarantine ina lang ibutang para makasiguro gid nya hugaton ani ro resulta bago sa napangguhian. Do yun ro gina istoryahan namon makaroon sa amon nga office, we're going to revisit the protocol.
Pero base sabi sa National IATF makaroon is mas madasi gutaro pag test nanda. Daya sandara is tagkatupata mga first batch nga nag-abot nga ging test May 7 nag-abot, May 10 ag May 25, so may 2 weeks pa tanga gap bago sanda makauli iya. Pero ro, lately sa aton nga National IATF, once mag-abot ro sang ka OFWs, OFW is ginatest ya gin sanda ag once mag-negative is ginapauli tayagi makaron. So gina-revisit naton ro aton nga protocol. Okay. Kung ano ro aton nga obrahon. So may possibility nga ibalik sa dati, no? Despite ko bag-o makaron nga ron nga sugundanan it interagency task force kasi mabudlay dok, no? Nga isa palaranta kasi pwede ta naton nga proteksyonan do mga aklanon, ma-justify ta naton kanda nga sarayang naga katabo nga pagsunod namon sa inyong ginatao nga mando ay nagkakaroot rin malaso, dok. Yes, tama ron. Kasi actually nagsunod man lang kita sa oo, National ganit, pero IATF nga. Pwede ta natong i-contest. Pwede ta natong i-contest kanda, di ba? Wamat magain eh, no? Yes, oo. Nga naproteksyonan tama ito namon, do, among pumuguyo. Nga pasensya nga hindi ta namon masunod. Nga pagtapos it, presenter ko medical, ko anang RT-PCR result, ay among tagahapon matong i-quarantine da sa among pasilidad. Ay mabudlay ta pero skara hapa uli gumwa taro anang test sa 44 may sambilo gitagali nga hanukot nga positibo. Yes, tama ron, no. Although may national nga IATF nga resolution, pwede matapag abot iya sa aton is madugang kita it other nga preventive measures like hindi naton pagpaulion, we will ibutang lata nato ni Maura sa aton nga LCC kung available. So, ro problema lang is very minimal ro capacity it aton mga ligtas COVID center, no? Once nga abu-abira sanda nga mag-aabot, so doon ro mabudlay, wow, kita at ibang choice, kundi ro strict home quarantine kita. Okay. Una kita, no, eh, siyempre, according nga sa akong interview ka to kay Attorney Selwyn Ibarreta, ro aton niya pundo, sarayang bagay ay matsa tuang kudgid paubos ang matsa kuyangon kita nga hindi tanaton ma ano ba gano ma masuportahan, no, kon kuyangon kita at budget makaron eh siyempre gagastos taabi kita, no, sa hotel, pagkaon, no, kurayang ginapa 14 days quarantine naton, Dr. Bong. Yes, tama ron because ro aton nga protocol that time is pag-abot iya gina-retest naton sanda and then 14 days quarantine kita sanda. So sa meeting ninyo ay hambay mo may meeting ka mong patigay-tigayunon. Ikaw pabor nga bisan pa nga may RT-PCR nga dapat i-repeat test kita naton ay haman-haman yan imakon sa Iloilo gina-require ta nga mag-repeat iya sa aton wautat repeat. Yes, kasi kita nagsunod man lang kita sa National IATF. Ako last week na ubusan kita i-testing kits. Oo. Wait ging ta naubos ro ging tao it Department of Health. So makaroon is may nag-abot yuman nga ging purchase it province nga mga testing kits. So makaroon agahon ma-meeting kami sa office para sa amon nga next step. So ro testing kit patagali iya katon gahalin. May una nga nag-purchase ro aton nga province, so makaralata na last Saturday nag-abot. And then, bat kabuan sa mga testing kits ay halin kita sa Department of Health. Department of Health, daya ro ginagamit nato, no, para butangan bagat andang mga swab, no? Yes, transport medium nga ginatawag. Transport medium. So, and by the way, Juan Ron, wait bayad ro pagpa-test? What bayad? Pag-abot ito sa Western Visayas or sa Teresita Halanduni, what bayad? What bayad? What bayad? Pero may among habatian nga kondo raya nga rapid is pilara 2,000? 3,000. 3,000, no? Yes, oh. Kung gabayad kita? Yes. Tapos ro rayang RT-PCR, no? 8,000. Is 8,000 kita gali? Yes, pero sa amunt, sa Provincial Health Office, tanan nga gina-submit naton sa WBMC is what bayad. Sino ang gabayad kanda? Wa kasi ruaton nga WBMC is DOH retained hospital. Dahalan doon eh.
Imaw man, it's a provincial government man to. Ah, provincial hospital tanan. Yes, provincial government hospital. Government hospital, kaya government, oh. Bahala na ang gobyerno to government, no? Yes, oo. Oh. Soro aton lang galing nga ginaobligar makaroon to, ginabayaran naton sa mga facility quarantine nila. Pila ang magastos, Doc, no? Ang budget sang isa katawo? Well, depende ron sa hotel or sa LCC, may una matanga 1,600 a day. 1,600 a day? Yes, o may una matanga 1,500, so depende sa ano. So an average, mga 1,500 a day. So sa Marson, ay matsa class ro Marson? I think ang Marson, it's 1,600 eh. 1,600 ang Marso, no? Yes, oo. So by 14 days ay kasarangan tagali. Yes, oo. Tapos ang computed meal nila 3 times a day, 3 times lang, no? Or base may mga merienda pa. 3 times lang. 3 times. So pila man ang kada kaon nga gina budget naton? I don't know. Ro pagkaon abi is may budget mataro province na ginahatdan ro aton ng mga kwan. Sino ang nagkwandok, ang nag-submit for budgetary sa rayang repatriated, local stranded individual, no? Sa budget it province, sino ang nagkwan, nag-submit it budget proposal? I don't know kung sino ro nag-submit it budget. But of course, computed utaron it aton nga province kung pila ro nag-aabot. So do yun ro gina-budget ron. So aminado ka man, ihambangan ni Attorney Selwyn Ibarita, paubos doon yung problema naton kasi ro ibang nga mga pundo ha, higing pangbuura sa aton anay nga mga nakalinyada nga mga priority programs project, no? Ay uwag itang-itang anit buwan kunot pundo, ag hindi naton matatap ro mga returning OFW, rayang-rayang mga local stranded individual, no? Kasi dayar obligasyon ni province. Ro ana matat mga municipal, pero paggastos man ni sarili na ng pondo sa ligtas COVID center, tama? Yes, ro aton nga repatriated OFW sa initially is under the province, ro pag take care kanda. Agro aton nga locally stranded individuals ay receiving LGU. So it's the municipal LGU. So uwa kita't ginagasto sa LCI? Yes, pero may mga beses nga kung amat iyata ginabutang sa aton nga Aklan Training Center o LSI. So kamo ang mabayad? Yes, of course. So, ama pilitan gid hindi nga i-report to sa LGU, wara. Maging sagap kami, kamo kararo dapat magbayad, bukont at mauron. Yes, tama ron. Once iya sa provincial nga facility, it's province ro gabayad. So imaw gali ro dahilan nga ro aton nga budget intended for the repatriated OFW hababawasan. It's because ko hindi man aton pwedeng pabayaan kasi mabaho ro aton sagapton sa bayanihanak kun pakawalan naton durayang rang mga tawo, no, nga dapat hay tatapon sa da ibutang sa atong pasilidad. Yes, tama ron. Oo. Mm-hmm. So ngani ro mga proposal makaron kon ibalik sa dating protocol nga i-repeat test gid wa man galit bayad, no? Yes, oo. Por dahil nga may nag-abot man makaroon kita nga mga tiskit, pila ka libo ang tiskit naton or gatos nga nag-abot? Mga more than 900 plus. 900 plus. Yes, so, pila ang pending naton makaroon nga dapat bugugan? I think ro pending is 170 plus. So, abo pa sobra? No, ro pending results nga ginawat naton. Ah, result. Tayo mga bugugan pa? Ay, tanawon anay naton ro listahan kung sino ro mga repatriated OFWs nga ging pauli nga wa ma-retest plus dayang mga contact si taton nga positive case. Ginasugid abi, no, nga ro may nakahalubilo imora nga barangay employee, no? Ro rayang rang siman nga tagali. So ro matsap secretary yata itbagto. So basi sa bilog madaya, no, nga makontact trace pagid naton na Doc Bong. Ro mga tawo nga hasamputan na pag-abot na ko aga-aga, no? Even the driver or nagpasilitar ka na, raya ro mga target naton makaron? Yes, may initial utang interview si Dr. Magdamit ro aton nga municipal health officer Itleso nga mga tawo nga nakasalumuha kung daya nga positive nga case. And then we're going to validate and schedule for swab probably tomorrow. Okay. So kabay pa nga uwagid makawarang, no, aga raya nga 44 mabaho nga bagay nga 43 ay negative ay kun nagdugang ag nagabo mabaho kita natong problema, Dr. Bong, no. Aga yes, may ginamonitor pa kita nga hapauli, no, nga mga OFW, no. Okay. Makaron nga uwa pa makaguwa ro anda karang test result. Yes, tama ron. So may una abing nga manugtapos utaro 14 days nanda
pero wa paro anda nga official result. So roaton matang advice kanda ay maski natapos utan nanda ro 14 days nga quarantine nanda agwa pa nakaabot ro result is stay at home lang anay home quarantine matagyapon unless nga magabot ro anda nga official nga result. Roaton tabing proseso Cas Judel is once nga magabot ro anda nga official result ay insigida nga gina-forward naton sa email it aton nga mga municipal health office and then ro municipal health office sanda utaro mag-inform sa mga repatriated OFWs nga negative sanda ginaobrahan dahil nanda it medical certificate ag naka-attach ro anda nga official result. Okay. So, apisar ka ra. Ano rin mong mahambay mapasalig sa mga pumuyo sa Aklan, Espesyal sa Leso, ag sa Numansia nga mamanage ninyo, no? O ginatawag nga nga pag-contact trace, agro pag-control it mga tao, no? Nga posible nga may direct contact sa rayang OFW, sa pamilya, ag sa mga na kahalubilo it pamilya, Dr. Bong. Yes, as long as ruaton nga mga high-risk contacts nga ra is isugid nanda kung sino ro nakasalamuha nanda. So what is important is ro close coordination manamon with Numansia Municipal Health Office aga para masairan manamon kung sino ro mga nakasalamuha nga ra. And of course, ipa strict home quarantine naton sandara and we will prioritize kung sino gidro dapat nga buuan ita swab specimen. Dayang 43 nga nga negative kay bahan na nang nagabot na riya sa sweeper's flight. Yes, oo. So nga nila na makaibahan na imawang no ro nagpositive. Yes, actually wala nit iba pa nga kaibahan na nang ginahugat naton adang test. Yes, may mga kaibahan pa imaw nga sa sangka flight nga ron. Sa sangka flight is wa pa bi ginapakuan ko paro anang nga manifest ko sa eroplano. Oo, but may na-trace kami nga kuan ron mga kaibahan nana kasi kuan ra sanda eh kaibahan manana ro mga kuan taga Iloilo ag ibang probinsya sa eroplano. Okay, rayang 170 nga ang ginahugat-hugat naton all repatriated. May kaibahan karon nga health worker. Pila ka health worker sa 70 nga 170? Mga less than 10. 10 no yes, ka mga health medtechs, nurses. No? Aton niya provincial hospital. Yes, oo. Okay, kasi ambay mo nga ni kato common kasi front abi sandara nga may regular ta sanda nga pagpa-test permit tama? Yes, oo. Once may history of contact ka with a positive or a suspect case is ginapabuan naton ron ita swab specimen based mata sa recommendation ni aton nga infectious specialist. Even the carrier no kuraya nga mga swab sample no ginapa-test kita naton uman pa uman-uman no. At bukon mat pauman-uman pero na-test uta naton sandara kay bahan sa akon nga kay bahan ako patero mga nagadala ita specimen sa Iloilo patero akon nga team ay negative matagamitanan. Okay, so may meeting kamo today ag sarayang issue kamo magapokus makaron with our governor. Actually meeting lata sa office and then we will inform the governor kung ano ro outcome sa amon nga meeting ag okay. Kung ano ro man ro anang recommendation. Sige Doc, no, ay abong sumala kara kahapon hasta kami hasta kain ang pinangutana. Ano rin imong mensahe kanda? Sa mga repatriated OFWs is kung naka home quarantine ka mo, it's i-implementa kita naton ro strict na home quarantine nga hindi kita dapat kita magguwa. Una lata kita magtiner sa atong bahay, isipara ro mga gamit. Ag kung wa pa nakaabot ro inyong official result ag tapos utaro inyong 14 days quarantine mas mayad magtiner man gihapon waton lagito naton ro official nga laboratory result ag mag-coordinate lang sa aton nga mga municipal health offices kasi ro once nga magabot ro official result ay gina-forward man namon directly sa aton nga municipal health office para ma-inform kamo and mabuan kamo it matauan kamo it medical certificate nga naka-attach ro inyong official laboratory nga result. So strict kwan gyapon ro aton nga health protocol sundo naton maskin una kamo sa inyo wa kamo it mga symptoms is mas mayad gyapon nga nakasuksok kamo it face mask ag isiparar naton ro mga gamit ag
perme magpalibanaw it alima hand sanitizer. Okay. So i-observe kita ro mga minimum health standards, okay, physical, social distancing. Suro imong mensahe doc sa mga lugar nga haagtunan ko pamilya itdayang siman, ano i-off limit anay ro pag agto di karon? Yes, oo. Kung inyong nakasalumuha ro mga contacts man it aton nga positive nga case is pwede man mag i-inform ninyo ro inyong municipal health office kung saan naman siya or sa leso agod para ma-monitor manamon kamo and mas mayad mag-home quarantine anay. Okay. Sige, Doc. Abugin niya salamat sa tiyempo sa oras nga ging taon nimo iya sa programa. Thank you man, Cas Judel. Med-ad nga gahon sa tanan. Okay, sige. Nabatian naton si Dr. Cornelio Bongquachon. Atoro explanation ay hambay ko gid, no? Laban-laban, bawi-bawi, makaroon doon nagkatabo. Aman ita, nahambay ko nga laban-laban, bawi-bawi. Ro IATF nagpagawa it guidelines nga kun may mag-abot din na ay total ha 14 days yun namon iya sa Manila ag paidago mo sa rapid or RT-PCR test ro rapid abi ay gina disregard no nga dapat RT-PCR RT-PCR pag RT-PCR result is negative hay doon kung narubasihan, plus ro imo nga medical, nga uwakat sintoma, no? Pag-abot iya, i-proseso, pag nakita, i-hold ka anay, it mga 1 day to 2 days, no? Sa ligtas COVID or sa aton nga facility quarantine. Kasi, doon niya rong sang adlaw, wag dayawang adlaw, hay gina inspeksyon nga ni, ro imo karang nga bagay, kung pwede ka igto, no? Ay kung what available ditong kwarto, ay mapabilin ka sa quarantine facility. Pero kung pwede ka rito base sa assessment, paulion ka. Ha? Ang mga kababayan. Hayro ibang araw, uwa taha test. Ay okay yun ko, no? Paano kung makita at sintoma? Oh. Ay hararo iba. Abangod ko backlog, backdown, do system. Ay na delay. Uwa pa matapos do 14 days, pinauli man. Uli yung nanay kamumana to eh. Siyempre, wow, sudlan man eh. Para may bakante, may sudlan. Ngani, gumawa ro resulta kahapon, may nagpositive sa 44. So, harun yung dahil no contact trace, ag history, tracing, ma-back to zero man, anang pag-abot, halin sa Iloilo. O, sino anang nakontamina? The driver, anang kaibahan, sa Metro Skybar, doon nagpasilitar. Dispis imaging halin to sa Ligtas COVID Center sa Kalibo International Airport, Anat Leso, ay ikto man gibutang. Aroon nga niya itong nakangawa, namatiyat at naging tambak, eh, no? Mga kasimanwa, ay medyang ano, droplet ra. Ay kung nag-airborne data, mathiniluan kita riya sa Banwat Kalibo. Kung naging airborne, ay medyang ano, bukon. Ay droplet yat ara, mga kasimanwa. Doon yat aro pinaka way of transmission kuraya nga nga virus nga makamagatay ang mga kababayan. So na test gumwa nagpositibo solo unga-unga anang kaibahan sa bagay nanay agtatay, so may posibilidad niya patapunan. Nagagtoy mo sa ganas, nagbatot bisita, posible ha, agimaw may gimbisitahan ro nanay nagalibot-libot it pagkaon ro tatay kung sin matahagto. So ro public market ita numan siya ginasugid nga haagtunan ko nanay, no? Hindi pa ron makonsider kung sino mo sa category 3, no? 1, 2, and 3 sa high risk o hasta low or medium, no? Nga ginatawag ang mga kababayan. Subungan sa sample na makaroon. Agro sa contact tracing nga, ipa-strict home quarantine doon tanan, no? Pati na ang mga hasumbilan na pagkaon, habuita na pagkaon. So mauron, balik ko man kita ang mga kababayan na ginakasugtan makaroon nga uwa umat pa ulion. I-hold yung danay. So dapat ka na pagawigon, pabahugon, paabuon do aton karay nga mga quarantine facility. Para ruporkas ay kaabot ay. Abo patang maabot karay. Hangani, pag-abot, wag kita tsudlan, paulio nanay, wag manit ligtas COVID center, ay bukon man yan itanan, nga mga banwa, may ligtas COVID center mga kasimanwa. Soraya, rogi na problema naton, haragon, ha? Nag-abo guman. Oh, nag-abo guman, ha? Mga kasimanwa. Mabilis! Matapang!
walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Kung iba pangarang ang mga OFW nga naguli nga waparoanda karangati sa result, nagapakuba na makaroon. Nagakwansa na makaroon na konsakaton pa. Nagapiniino ang mga kababayan. Nagapiniino nga ano manaro amon karanga resulta. Ano manaro kapalaran amon ko among pamilya ay pinauli. Oh. Pero kung kamo mata may disiplina sa inyong sarili, no? Nga uwa mata kamo naguwa-guwa, guwata kamo nakipaghalubilo, no? Hasta nga magwaro inyong resulta, so how as tanan? Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Kaya na nga, may mga nagasugid ka ton, nga, pinatit imo man idol nga ginacheck ro bagay. Uwa man manaro iba ginacheck, tao manaro iba, pero rayang nagasugid ka ton, uwa man yan ihacheck ro anda karang bagay. Kung daya ay pwede o kung hindi, nga ulian, dayunan, it daya nga rang mga returning overseas Filipino workers. Kabay pa nga sa natabo nga ra, uwa it ginatawag nga local transmission ay kung magkaroot local transmission, wow. Raya ro ginakonsider naton nga for Aklan the second wave. The deadly. Ag makahagadlok kung may una karang locally transmission. Daya ha, bangod kusiman nga ra sa anang pamilya, ag ibang atawo, magkunik-kunik, ha, pyramid. Daya ro, ginakahadlokan aton kabay pa nga hindi matabo, purya sugaya, nga uwa kita't local transmission iya sa Aklan. Ay haragon, hasalisihan kita, hagapsan yung kita't bayro. So kabay pa, akon madagan naton sa pangamuyo, mga kasimanwa. Okay? Sino? Ah, may reaksyon kita sa piyak alinya. Si Sir Apple Saraspe, Roamon Karay nga CEO, iya sa piyak naton nga linya, mga kasimanwa. Sir Apple, good morning. Kasimanwang Judel, good morning, Gidno. Good morning sa atong mga suki nga tagpagamati. Matsa ginaremind tama lang ikaw kasi manong Judel nga matsa uwa gid nagkasaga ro imo nga ginpaathag kusang Domingo nga matsa may matabugid matsa may matabugid matsa may magkakuan gid yun ato katong ginhinambal eh. Yes, so ngani napilitan ako nga matsa pasaligbat mako nako nga i-remind ta ikaw nga matsa raya gid ro aton nga ginakakubaan kasi manong Judel. Mhm. Kung imo abing pasihan, no, base kay Dok Bong Kainang paghambal, ay chronology of events mga kasimanong Judel, kung May 10, no, maurangara, nag-undergo imaw it quarantine sa Manila, tinbuan imaw at RT-PCR, nagguwa nga negative, buwan ang resulta, ginpresentar iya sa aton nga probinsya. Pag-abot na certificate. Oo, pag-abot na kumayo 25. Yes, oo, it means hey, clear yun imaw. Pero dating ginaubrat atong probinsya ay kina... Repeat. Ay ginapastay and ay sanda sa mga facility at probinsya. It 14 days, hugaton ro resulta nga magahalin sa Iloilo. Akong negative ay i-release yun sanda rayon. Oh. Agdaya ro batch sir, no, nga haabutan it-repeat. Dahil do sumunod ka ng mga batch, wa utat-repeat. Dahil ro magahalin mo pag-in. Dahil makahagadlok, tagwa ka agit-repeat. Yes, like for instance, ay natabo nga ra kasi manong Judel. Oh. Hey, sa tama gitaro imong hinambay, nga no RT-PCR nga ginpresentar agro-medical certificate ay nagpate ko takita nga conclusive ro atong resulta, negatibo, pauliyon yung tasanda. Ay paano ta kasi manong Judel? Ay nagpositibo guman nga ra. Agsayot kita nga ro personal at DOH ay ano mong sanda eh, overwork sanda, even sa national, regional, sa regional kasi manong Judel, nagpag-uwa un ro nag-test nga ra, nag-examine it mga raya nga ra nga COVID-19 nga mga resulta. Backlog nanda kasi manong Judel, almost 800. Ay dugangan pagin it makaroon, o haraguman, mag-contact tracing naman ra ato mga DOH. Bilog mang bilog sanda 50 sanggatos. Oh. Oh, haron ay nag napatian man naton nga ro mayro anang nanay nakaadto sa public market. Nakalibot anang tatay nakalibot. Oo, hayro tatay pa ro anang unga. So another human nga trabaho ra it aton nga
na taga DOH personnel. Mm-hmm. So nag-uwi kita kasi manong Judel. So dapat i-revisit na no it aton nga mga members it IATF it probinsya. Kung tama umando andang agin ubrang ra kasi manong Judel nga pro mga returning or repatriated OFWs or mga nagauli iya sa probinsya at akyan hay kung may ipresentar sanda kasi manong Judel nga RT-PCR result at medical certificate kay kung tama un baga raya nga ra nga sanda hay hindi un sanda pag i-quarantine it sa facility atong probinsya. Mm-hmm. Pero aton man kara kasi manong Judel sa probinsya siyempre ambay nga nini Atty. Selwyn Ibarreta hay depleted, nagapaubos propundo it aton nga probinsya. So dapat magiging ano kita, magiging ano tawag ni kara kasi manong Judel, mag-usoy kita at pundo. Mm-hmm. Kung paano naton maprotehiran pro aton yung mga kasi manong aklanon kasi manong Judel. Mm-hmm. Base sa imong hambay kaina, kabay pa nga uwa it local transmission nga matabo. Mm-hmm. Dahil haragon dudagan eh. Dahil rudagan. Yes. Nga may posible nga local transmission. Pero kung mag negative tanan harukutom sa tawo nga na-expose di kara sa siman ang sa pamilya at siman pasagamat kita sa aton nga makaako. Yes, that's true kasi man. But kung may magpositive raya kung doon dahilan yung man nga nagagapad ro epekto at COVID nga mas mapalala ro ginatawag natin nga local transmission. Yes, pasagamat kita kasi man ng Judel rubats nga ra itraya nga rang nagpositibo hay may ginpaubra kita nga test nga uman in probinsya. What about sa batch nga rang nga nag-uuli? Nga wa kaagit, repeat. Yes, nga nagpakita it andang medical certificate at negative ro ang RT-PCR at ginpauli sa andang mga panimagay kasi manong Judel. So kung may nagpositive nga ni, makaroon how much more no kasi manong Judel? Pag sa uwa kaagit test. Sa uwa na kaagi it. Paano naton masayran? Yes, so kabay pa kasi manong Judel no nga hindi kita maabot-abutan kasi manong Judel nakasalalay ra sa aton nga mga provincial officials ag maabtuman kita iya sa Banuang Kalibo kasi manong Judel haron kaagi gali ruraya nga ra nga nagpositibo iya sa mga hotel sa Banuang Kalibo sa Metros Caybar bago ito sa LCC sa airport no sa Discovery Hotel. Yes, oo kasi manong Judel. So kung imong basihan turaya nga rang nagpositibo kay taga-Lesot ara kasi manong Judel. Mm-hmm. Nga ni ko nag-ubrat akong tat representation ro atong Banuang Kalibo nga kun si inter imong banwa igto kating igto kat imo hindi kati magpinasugot nga imong banwa hay tambakan it mga salamat nga ni makon kita nakakomentar ko kay nga bukon tat airborne ra ay yes. Kun airborne ta nakagatumba ta kita tanan niya sa Kalibo nga ra iya ta ing pangdasok ta na nag tao ay huwag man kita tabatian sa aton nga rang mayor kung may kabagaka ra sa Kalibo noon. I can speak for Energy FM kasi manong Judel ay matsawa, matsa nagapamati, wa matsa nagahambal iya. Huwag kita kabati, nga mana, Kalibo noon. Batunon taro leso nga na, batunon taro yung banwa. Up at kabanwa ha. Oh. Una sa airport, Rwanda karang nga combine niya kuan. LCC hotel. Sige ba na itong pinanawagan sa designated spokesperson at municipal information officer, wa man gahambay sa aton ng istasyon. So, pero anong hasunggaban ka na, Sir Apple, sa Metros Caybar, rayang mga tao nga naga-admit, nagabaton? Yes. Wa ba ratong ato ma-expose? Ag ano katuroan ng pinanawan man niya sa Kalibo, basi kung sino man katuroan ng hakalobilo? Yes. Kabay pa nga, wain mo hatap ni. Yes, kabay pa kasi manong Judel aga siguro wake up call dun na katon kasi manong Judel. Ato labi iya nga atong kostumbre kasi manong Judel hay kung uwa hay relax ana hay pag may una hay karon dayon nagahugad ka. Bubat jag man manahadlok. Haron yo man dayon nagapanik man kita dayon kasi manong Judel. Wa baga it consistency sa aton nga ginaobra permi kasi manong Judel. Ang dapat ang ani ro aton karang municipal mayor magsala ag makabatyag man ko ba manduan na ro aton iya nga MDR remo ro aton nga municipal health doctor nga mag-investigate iya sa kwan Metros Caybar kano nag-abot sino ro mga tawo nga to pang tipunon ta i-quarantine tanay ni tanay sana pag pinagustuhan nga mag-expose. Yes,
Kasi manong Judel, tama ro imo nga ron, it's because nga kung hindi na kita ka-interview sa mga taga personnel nga ra at DOH like Dr. Bong, kay Attorney Selwyn, kay Governor. Wata kita get ay idea. Kung ano ro proseso ang siin inagto, ano ro pinanawan ko mga OFW nga ron, especially kung mga nagpositive. Yes, dapat magpaguwa man ro aton nga munisipyo nga iyamana sa Metro Skybar Hotel nga ra ay may gimbaton ro banwang kalibo nga nagpositive. Oo, maura. May gin padaga ro probinsya ito sa airport nga hotel nga ron. Kaya man agud at least kita sa broadcast industry kay makapa-athag sa aton nya makasimanwa nga raya ro nagakatabo sa atong banwang kalibo. But unfortunately, kasi manong Judel, nagkakasubo kita noong amat sa, I don't know, basic kita gataruwa, inapadagi it, press release, para makabulig man sa atong banwang kalibo, bahala o tasanda, basta iya kita kasi manong Judel, nagaservisyo sa atong mga pumuyo, mas lalo pa makaroon nga gina, ano kita itrayang crisis at COVID-19 na kasi manong Judel. Okay, so aton lang karang mahambal, pahayungon taro aton yung mga pinalanggang kalibunon aklanon. Yes. Please lang po, sarayang nagpositive nga ra, kasi uwa mamanage ra. Ha? Pumalpak ka ra aton yung provincial government. Yes, ha? Tama ron kasi manong nga sumunod, oo, matuod, sumunod sanda sa guidelines it, IATF. But, pwede mataron niya magkuhan kay, mag-obrite imong sariling proseso, yes. Kawangan it may paglabag nga ikaw hiki ha, nga nag-violate ka, no? Kasi pwede mong ma-justify, no? Parang mali ito, eh. Sa pusinti man-mana kami, no? Mr. President, o kung sino pa ro atong national chairman, ro atong regional chairman, nga ma-justify nga. Kaya man namong ikumudar da, isugod na namong tanan, di ta kami magsunod nga pag RT-PCR, okay ang medical, pauli-on. Diba? Yes. Kasi kung uwata na din pauli, kasi manong Judel, wauta sanda ko. Uwata ron, wauta ko ba't problema, wauta at contact tracing, agwa, tamakarot may ginanervyos. Yes. Haman kita, gagawa. Basi ta atong hasubuyang, ato hasubuyang ta ko ginikanan, agko hasubuyang ginikanan. Yes, rin yung problema. Haman wa tagaleso, iyag taganuman sang gaagtos kalibo, ay? Oo. Sino ro empleyado at Metro Skybar nga late yung nakasayad, ay, haatubang ko tama na tagsiman niya itong nagpositive ta, hoy, ano dayon ang aksyon? Wag dyan kita kabati. Iya sa kalibo sa atong alkalde. So yun, rumabaho nga pangutana kasi manong Judel, kasi ever since nga matsa nag... Kaluwat ka gani, mga ko si Terence nga rahiwa man kita balita sa munisipyo, kung ano rin ginahimo, may dyan naman kung may Terence Turiano pa kitang nabilin una nga nagahambag, agha i-interview naton. Yes, pero yun, rumamingaw sa atong banwang kalibo kasi manong Judel, matsa hipos, hindi nato masairan. Kasi na atong observations kasi manong Judel sa mga iba't ang mga munisipyo at mga syudad. Non-stop taro andang pronouncement at andang mayor, ang mga gobernador, kinapasayod kung nanoro mga aktibidades at andang munisipyo or syudad para sa anang mga pumuguyo. Pero unfortunately, kasi manong Judel, I'm sorry to say, ha, naging kaibahan ko man roaton nga ng alkalde makarap manong kalibo, nga matamahipos, no? Ako, I can speak for Energy FM, nga maskin roanda nga mga empleyada nga involved sa information dissemination ay wang ani kato nakakaabot kasi manong Judel. Wagid ako kabaton niya kung anong papel nga naga informa katon about COVID. Yes, so... Oo, siguro may hapadaga, pero matsaan at kasama ko to, eh. Do kasama ko nga raw, at kita problema ka nga mamatay kita, eh. Roaton malatay, pag-uwa na daro kamaturan. Hey, pero sa COVID nga raw, information officer, hay, huwag kita kapag-uwa at press release. Nga maura ro ginahimo, itatong niya banwat kalibo. Oo nga. Pero kung kasama ko gani, madasig ng information officer na magpag-uwa sa press release. Nga ginakalipay, ginasuportahan ni Mayor Latsika. Yes, so... Pero ang kabuhi naton ay... Oh, come on. Ani kasi manong Judel, ay ginapaabot lang naton no, sa atong banwang kalibo nga iya kami rong Energy FM no, para magabulig sa pag-disseminar at mga informations regarding sa crisis nga nga COVID-19. Dahil nakaka-apekto ka ton da, para masairan, no? Hindi man ninyo maabot ra, pato-pato ro pumuguyo at banwang kalibo. Pero pinakamadasig na makadao at informasyon sa atong makasimanwa. Hayro mga radio stations nga iya nakabase sa banwang kalibo. Iya kami para magbaton kung ano rin yung gustong ipaabot sa atong mga kasimanwa iya sa banwang kalibo. Agot masairan nanta kung ano rin mga aktibidades na ginaubra at atong
banwang kalibo para sa rayang krisis, Kasimanong Judel. Okay. Kasimanong Judel, thank you very much sa oras sa gintaon ni Mukakon. God bless Aklan. Okay, salamat gid. Nabatian naton si Kasimanong Apple sa Raspi III, no? Ratohay sentimiento, opinion, itsang ka-ordinaryong pumuguyo. The same time, the CEO and the owner of the station. Ngahara kami, bisan hindi mata kami pagpadaghan it press release, kung ano ang ginahimo sang banwa sang kalibo, kami nagapaninguha. Nga maka-sourcing kami sang information, makasugid kami, maibalita namon ang tama nga information, ngaharagun kita, harayon kita rang ginakahadlukan nga step nga basi may matabo nga local transmission iya sa probinsya Taklan por dahil kuraya nga rang pagpauli nga uwa pagani nakaguwa ang resulta, ha, ita laboratory test kabay pa nga uwa mga Kasimanwa ay harang uwa gon itpundo paubos agkon mag local transmission pa kita may aton nga ginatawag nga second wave or another wave by local mga kababayan. So paano na lang kita mabuhi kita sa sarili natong paghimakas, mabuhi kita sa sarili natong pagpates para masiguro ang kaluwasan sa pamilya ta, mabuhi kita sa sarili natong nga pagpahospital banwa. Oy Mayor Latsika, ano ang plano mo? Ay rurayang nagpositibo nakaagi iya sa Banwat Kalibo sa Metro Skybar agina sa may airport. Ano ang plano mo? I-off limit anay aga padasigon ang pag-contact trace. Do you think nga ang nag-accept, nag-record for that booking naka PPA? Safety sila kasi ang buyot ni Siman RT-PCR kuno kag negative sa sertipiko. So kanya-kanya na lang kita salbar anay kara mga Kasimanwa, kanya-kanya na lang ginanay kita. Aywa kita't binatibate sa aton ng alkaldit Banwang Kalibo nga silensyo. Pag-abot gani sa kasama ko, gusto nyo basahon ko ng press release? Sang information officer? Ginakalipay at ginasuportahan. Hay naka-report yun sana ang nakapag-uwag at financial report. Hay si Indo inyo karang mga press release angot sa COVID-19. Pag iya paabitan ang ging pangdasok, iya paro up at ka mga banwa, nagbutang ita ligtas COVID center, hey, ano kita? May dyan ka ni Mako, na ibukong data airborne, kung airborne na, nakagapla kung kita tanan. Sama-sama together kita sa crisis. Ikto kita kakililita kara sa kwan, sa purgatorio. Kung mga airborne, may dyan ka ni droplet na mga kababayan. So magabalik ako, pagkatapos, gidyan mangkarap.